Okay. Okay, great morning! Great morning! Thank you so much, Sir Ferdy. Thank you so much. Okay, so great morning, mga Kavaita! Great morning! Kumusta po ang mga kada first Vita Plus? Payaman! O dapat ang sagot natin, palusog ng palusog at payaman ng payaman. Okay ba yun? Yes! Okay, ulitin natin. Okay. Ay, medyo mahina ka, diba? Yeah, ano yun? Medyo malakas? Yeah. Kumusta na mga First Vital Plus dealers? O, diba? Parang minato kayo. Gusto mo may energy ng konti? Hindi lang ako dapat excited ka kasi talagang payaman ka dito sa First Vital Plus. Palusog ka talaga ng palusog, di ba? Payaman ka ng payaman. At paputi ng paputi kasi marami tayong mga pampaputi na produkto ng First Vitamins. Siyempre, pa-sexy ng pa-sexy. Oo, di ba? Sino ka po kayo dito dahil sa First Vitamins? Oo, oh, ayan. Ang konti lang ang itatang kamay. Sino naman lumusog dito na lang? Lumusog! Anyway, sa mga hindi pa nakakilala sa akin, great morning po sa inyo lahat. Sino mga first time dito? Mga first time na guest? Okay, yan, ang dami. Wow, ang dami! Talagang bakit ko yung sarili mo? So, first time. Sino first time na mo nakita in person? Wow, ang dami. Halos lahat pala mga first time. Okay, anyway, magpapakilala po ako sa inyo. Ako po si Nancy Bondo. I'm a proud First Vital Plus dealer and leader for 16 years. Wow! 16 years! Nagtagal ka dito, Nancy? Yes! Nagtagal ako dito sa First Vital Plus kasi nakakita ako ng magandang kumpanya, napakagandang product, napakagandang business plan, at napakagandang support system. Okay? Yung apat na ingredients na yun na diniscuss the last time nakita ko dito sa First Vital Plus, at hinusayan ko, okay, binigyan ko ng oras, kaya po sabi ko, walang imposible dito, lahat posible dito sa First Vital Plus. Kaya ako nagtagal kasi alam ko lahat ng pangarap ko makukuha ko dito sa First Vital Plus. Okay, to give you a little background about myself, I was an employee for 7 years. I used to work with Jollibee. Okay, kilala niyo Jollibee, ma? Yes! Kumain na ba sa Jollibee? Yes! Sino kumain na sa Jollibee? Okay, bumuhay, bumuhay. Sino kumain sa Jollibee? Gusto ko yung kahit minsan, kumain ka na sa Jollibee. Okay, kasi baka hindi ka kumakain, mag-libre ako eh. Okay. Anyway, manager ako kaya ng puro gym, walang money. Kaya ako nag-resign kasi gusto ko masenso. Then I ventured into different businesses. Ayan, napunta ako sa ibang negosyo, napunta ako sa cellphone business, diapers business, construction business, cellphone business, beauty salon business. Wow, ang dami, di ba? Grabe, nandang ko negosyo na pasukan for 8 years yun. And then, I joined First Vital Plus in 2005, and co-owner ako ng USA Product Center, no, kasama ko ng kapatid ko, kuya ko. Kami po ang may-ari ng USA Product Center. And I am the founder of Team Champions. Yes! Yes! Team Champions! Champions! Ang dami pala, grabe! Alam niyo po ba, we are around 900,000 dealers worldwide. Ang buong Team Champions.
wow, this is only a portion. Nalitabong lang itong grupo na noon. Mas malaki sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Wow, imagine yun. Oh, grabe. And then also, ang dati mong awards na nakuha na, in-award ng company, Hall of Fame Award, Icon Award, Circle of Excellence Award, Legacy Award, at Platinum Emeritus Award. Wow! Yan po ang nataas na award ng First Vita Plus. Grabe, no? Sino gusto magkaroon ng ganito mga awards? Wow, grabe! Okay. Well, anyway, nung nagsimula ako, hindi naman ang aking focus yung awarded. Ang focus ko dito, yung pangarap ko, pangunuhan ko. Makabayad ng utang, makabili ng kotse, makabili ng bahay, makatravel, magkaroon ng maraming savings. Yun ang gusto ko. So, yung mga award na bigyan ng company, additional na lang yun. Pero yung reward sa akin, actually, ng First Vita Plus, hindi, ibig sabihin, yung trophy ko talaga, na biggest or greatest trophy ko, yun ako sa First Vita Plus. Alam niyo, ano yun? Okay, ang trophy, ang greatest trophy ko na ako sa First Vita Plus, yung naging bahagi ako ng pagbabago ng buhay ng maraming tao. Yung naging pinahalo mga dealers mo, yung gumaling sa kanser ang kaibigan mo at pamilya mo, di ba? Naging malusog, yun ang trophy para sa akin, yung greatest trophy sa akin. At syempre, yung mga pangarap na nakuha ko dito sa First Vita Plus. Okay? Grabe po, no? Okay. Eto yung mga, summary na lang, no? Eto ang mga resulta na ako sa First Vita Plus. Dati, nagre-renta lang po ako ng apartment, pero ngayon, I have 9 properties. Nakatira ko sa 22 million na bahay. Yes! Grabe! Yes, and then also, ang dami kong condo, bilangin natin ha, 1, 2, 3, 4, 4, 4 na condo ko, pang 5, Vita Homes. Then meron akong property sa Ayala, 11 million, ito nabili ko ngayon, 25 million na siya. Imagine mo, kinita ko sa First Vita Plus, kumita ulit. Diba? Meron akong condo sa Isun City, may condo ko sa Israya, tapos sa Robinsons, may SMDC ako. Okay, and then meron akong napagawa kong bahay namin sa Makapanga for 10 million. And then also, meron akong property sa Amerika na bili ko. Wow! Grabe na mas yun! And also, syempre, mga kotse. Ani na to, tal na kotse ang minimaintain ko ngayon. Meron akong BMW, meron akong GMC Savannah. Ayan, meron akong BMW na ulit. Isa, ito, dala ko ngayon, maliit. Then meron akong Mazda 3, regalo ko sa anak ko. Okay, pa-birthday ko sa kanya. And then, isang Jeep Grand Cherokee at isang Pajero. Harin na kotse. Grabe. Pangarap mo rin ba mga ganyan? Yes! Maniwala ka, makukuha mo yan sa First Vita Plus. Yes! And also, I traveled to different countries. I went to different countries, 20 countries na ang napuntahan ko. Wow, 20 ah! Okay, una isang countries muna, Macau, Hong Kong, Singapore, Thailand, Malaysia, Australia, yan. Grabe, and then punta ako sa Amerika, California, Hawaii, Japan, Spain, Brunei, Dubai, then also sa Europe, sa Italy, sa Rome, grabe, sa Vatican, sa Santorini, sa Malta, sa Spain, and then also sa Turkey, grabe. Ang maganda, habang namamasyal ako, kumikita ako. Kaya lang, ang pagkakaiba natin dito, namamasyal ka, nagsha-shopping ka, nag-enjoy ka, at the same time, kumikita ka. Wow! Diba? Imagine nyo, magkakasal nyo ako. Pag uwi ko, meron ako 1.6 million sa buwan ako. Ay na, nasa Amerika ako, pag uwi ko sa buwan, no, shopping na. Shopping-shopping galor, pasyal-pasyal galor, grabe. Pag uwi ko, meron ako 1.5 million. Wow! Saan ka makakuha ng ganyang negosyo? Wala kang empleyado? Yes! Hindi naman ikaw nag-deliver kasi mga dealers mo na nag-deliver ng mga products, sila nang mga buwing ng mga product centers. Hindi naman ikaw nag-open
ba? May traditional business ako. Ako pa ang nagko-compute ng mga, yes, na mga ngayon ng ahente ko, mayroong dieters, may construction business. Yes, may mga permit ako, mga empleyado ako, may rental ako pero sa First Vita Plus. Wala! Wala kang empleyado, wala kang nagre-rental ng opisina. Libre po lahat! Like ang ulad natin ngayon, nagagamit natin. Business permit pa lang, kay mayor, babayaran mo, walang produkto, pero magbabayad ka. Sa BIR, magka-file ka, magbabayad ka. Yes, no, March na. Kung nakakatapos lang yung filing, di ba? Grabe. Tapos, meron ka ng tindahan, babantay mo mga empleyado mo, may 30-month case sila. Pag wala ng pang-pick, wala ng pakulot, magbabayad ka pa rin ng sweldo nila. Pero sa First Vita Plus, grabe, libre mga staff, napaka-supportive na mga staff natin. Last Friday, I was in Olocapo City Product Center, no? Dinamin namin yung office, nagpunta ko ng presentation doon. Libre, naka-aircon pa. Wow, di ba? Punta ka sa Davao, punta ka sa Ligan, punta ka sa Mindoro, di ba? Punta ka sa Bulacan, magagamit yung opisina nationwide. Punta ka sa Amerika, libre yung opisina mo doon. Visa lang ang problemahin mo. Okay? Yes, ganun kaganda ang ating negosyo. Kaya ako nagpadal kasi wala ka masyadong problema kasi grabe ang support system, grabe benefits na binibigay sa iyo ng First Vita Plus. May mga savings, investments, lahat ng life. I have it, no? Pro life, manual life, sun life, okay? Freedom life, FWD life. Ang laki. So yung aking pension, yung aking retirement, hanggang sa ako ko, next generation, imagine nyo, hindi ko napaproblemahin yun. Nasa around 50 million ang coverage ko sa insurance. Ay, grabe. Kaya, doon ko ka na magseryoso sa First Vita Plus! Okay, so na-enjoy ko to yung time freedom. Ito yung financial freedom. Itong health freedom. May pera ka, may oras ka, tapos malusog ka pa. Wow! Di ba? Imagine mo, may pera ka, may oras ka, malusog ka, at masaya ka pa. Yes! Ba't na masaya? Siyempre, marami ka natutulungan, yes, na magbago ang buhay. Yes! Di ba? Kung ito ka, magpapasalamat ko sila dahil gumaling sila, dahil nabago ang mga buhay ng mga dealers mo. Grabe, kakaiba ang negosyo na to. Very fulfilling talaga ang business na to. Kaya kung kayo gusto magbago ang buhay niyo sa First Vita Plus, na kayo magseryoso, magtuto, magbigay ng oras. Wow! Power! Okay, so hello. Ah, Mr. Dennis, hello. Dennis Plata, ang ating mga top earners, di ba? Grabe! Dok Arcy, hello Dok Arcy, great morning, ating Roman Fame na icon award, grabe, power na dyan po. Okay, so ngayon, okay, i-discuss ko yung road to success. Ayan, yan ang topic natin today, okay? Okay, eto yung daan, okay, yung daan, paano ka aasenso dito sa First Vita Plus. Excited ka na ba? Yes! Hindi mo excited na! Excited na! Okay, dapat ma-feel ko na excited ka. Hindi mo excited na! Excited na! Okay, so eto yung daan patungo sa tagumpay. Okay, so ngayon, ano ba yung sa'yo ng road? Ayan, revitalize opportunity to arrive at chosen destination. Yun ang daan. So, ibig sabihin, di ba? Meron tayong revitalize, di ba? Or to First Vita Plus na isang oportunidad para sa atin na makakarating ka sa gusto mong paroroonan. Ang mahirap, puro pangarap ka lang, wala kang daan patungo doon. Pero dito sa First Vita Plus, meron kang pagkakataon. May opportunity ka. Ang swerte mo dahil nakita
first by the class. Okay? Yung negosyo mo, negosyo mo rin. Yung produkto mo, produkto mo rin. Yung sistema na nagpa-assess sa akin, sistema mo rin. Mag-guess mo, kaya ang swerte mo dahil lumaman ako, yayaman mo rin. Dahil pareho na meron tayo. Okay? Maganda, ituturo ko ngayon sa iyo. Yan. Yung daan o yung direction o yung mapa. Ito yung ways mo. Diba? Ito yung ways mo. Ito yung navigator mo kung paano ka makakarating dun sa gusto mo. Okay? Itong roadmap na tinatawag natin. Ano yung roadmap? It is a visual representation of your strategic plans in order to achieve your goals. Okay? Halimbawa, pupunta ka sa Baguio. Diba? Either may mapa ka, or meron kang ways, or pagtatanong-tanong mo, katanong-tanong ka, makakapunta doon, diba? Okay? Yung bang mas madali kang makarating doon sa Baguio, sa nadadaan, sa NLEX ba, o sa SLEX? NLEX. O gaya ka dito sa Ortigas. Sa NLEX, diba? Tapos SCTEX, tapos TIPLEX. Tama? Kung gusto mong magbilis, parang hindi pa kita kalating ng Baguio. Naintindihan nyo? Ibig sabihin, no? Ito yung mapa para mapadali na makarating doon. Kasi yung iba, gusto nyo maman, tinuturo na ang daan. Ito, dito ko dadaan sa NLEX, tapos sa SCTEX, tapos TIPLEX. Ang ginawa niya, nagpunta pa sa SLEX, nagpunta pa sa Alabang, umiikot. Diba? Mamaya, bibigyan mo ng example, parang umiikot. Okay? Anong ginawa? Ito na sinasabi, tinuturo ng upline. Ito, para maging madali sa'yo. Kaya lang, hindi nakikinig ng maraming beses sa mga healers, no? Ipinaparating na namin, yung mga trainings natin, mga meetings natin, tapos hindi pa nakakapunta. O hindi pa nakaka-attend ng meeting, o hindi pa nakaka-attend ng mga training na tulad ito, ito magiging mas madali sa'yo. Okay? So, eto yun. Yung strategy mo, yung why mo, plus yung anong kailangan mong gawin. No? Anong kailangan mong gawin para makarating ka doon sa tugatog ng tagumpay. Okay? So, eto yung road to succeed in first by the plus. Game na! Game na! Game na! Game! Personal journey ko. Kasi this is my first na multi-level marketing business. Hindi ko to linya. Okay? Hindi ko alam paano patakbuhin ng ganitong negosyo. Kasi prior to joining First Vita Plus, diba, meron akong construction business and a beauty salon. Dalawa ang negosyo ko, and then na-introduce sa akin ng First Vita Plus, nag-join ako. Busy ba ako? Dalawa negosyo ko? Yes! Busy. Pero, binigyan ko pa rin ng oras ang First Vita Plus. Okay, hanggang binibag ko na yung construction business and then yung salon, pinamigay ko. Yes, literally pinamigay ko. Yes, kasi kung si mission yun eh, nakaka-stress, pinamigay ko yung stress ko sa ate ko. After 6 months, binalikan ako. Grabe, problema pala ang binigay mo sa akin. Yeah, sabi ko, huwag niyo akong tigyan kahit isang blower dyan o kahit isang suklay dyan. Ayaw ko na makita kasi bibigyan ko ang oras ko at sipag ko dito sa First Vita Plus. Diba? Ito yung pagkakataon eh. Ayan, ito yung journey ko para makasunod kayo. Ikukwento ko kung ano yung tumatakbo sa isipan ko nung nagsimula ko hanggang anong ginawa ko, hanggang lumaki na yung negosyo, lumaki na kita, hanggang makuha ko na mga pangarap ko. Kailangan makinig ka, kasi ito yung daan na pwede mong sundan. Okay? Okay ba yun? Yes! Yes, okay. Number one, ang ginawa ko, naging clear sa akin, bakit ko gagawin ang First Vita Plus? Bakit ako magsiseryoso sa First Vita Plus? Yun ang alamin mo. Bakit ka nga ba magsiseryoso sa First Vita Plus? Naisin niyo ba yun? Yung mga bagong dealer, nasa mga bagong dealer dito?
Okay, ang daming mga bagong dealers. Okay, welcome po sa First Bite Aplas. Okay, nung umpisa chef mo rin. Okay, gumuli ka ng power pa. Tama? Para pagbigyan mo yung kaibigan mo. Okay, di ba? Yun lang unang-una. Pangalo siguro may health concern ka. Tama? Pangatlo, para lang suporta ng kaibigan mo. Okay, or mga apat, posibleng nakita mo pagkakataon mo dito na umasenso, pag-asa ang First White Class. Posibleng ganyan na mga nakita mo eh. O yung ito ba, tulad ko, pinagbigyan ko lang yung kaibigan ko kaya ako nag-join ng First White Class. And then, dinamit ko ang First White Class na wala yung aming dysmenorrhea, hyperacidity, migraine, constipation, ano ba, low energy level, pati mga stress ko, grabe, lagi akong mag-aaral, pakiramdam. As in talagang naging healthy ako sa First Vita Plus, yung anak ko na walang asthma, ang nanay ko na walang kanyang gallstone, yung tita ko, naging cancer survivor siya. So, sabi ko, hindi lang ang produkto. Ang ganda-ganda ng produkto, di ba? Yes! O, uminom ka, user ka, pero hindi lang yun ang dahilan para ituloy, no? Ang pag-First Vita Plus ko. Yun ang naging awakening moment ko na kung nakita ko ang First Vita Plus products, maganda. Kasi pag maganda ang produkto, maganda ang magiging negosyo mo. Tama? Okay, bakit maganda ang products? Kasi lahat ng tao pwede kumain ng gulay. Diba? Walang overdoses. Inumbila, ikaw kita ng kita. Okay, sabi ko, yun. Eto na yung aking pagkakataon kasi ganda ng produkto. Okay, gawa na ang produkto. Okay? Ano yung why ko? Gabi, bigyan ko ng oras ang First Vita Plus. Magsiseryoso ako sa First Vita Plus. Una, no? Kasi gusto ko magbayad ng utang. Kasi that time, may isang milyon ang utang ko. Sa construction business kasi, bibili ka ng lupa, tatayo ng bahay, mga 10 million ang kuhunan mo. Imagine mo, tatayo mo mga 6 months to 1 year. Kung may bagyo, pag-ulan, abuti ka ng 1 and a half years, wala kang income. Wala kang income. So, paano ka magbuhay? Average 50,000 a month ang ginagastos po. Yes. Pang-renta ng bahay, yes. Siyempre, yaya, internet, cable, grabe, pamalente, grocery. So, yun ang ginagastos ko, 50,000 naman. In 1 year, 600,000 a year. In 2 years, 1.2 million. In 3 years, hindi mapalenta bahay, 1.8 million ang gastos ko para matungay. Tapos may salon pa, nalulugi, 10,000 a day. Bakit? Rental pa lang, 80,000 eh. Ang kuryente ko, 30,000. Ang empleyado ko, 10. Kaya 300,000 ang matang gastusin. Makakatulog ba? Hindi makakatulog. Kaya, nag-isip ako, wow, ito First Vita Plus. Una, makabayad ng utang. Then, makakasurvive ako. Yun ang naging reason ko eh. Una, actually, yung unang pinaka-basic para mabuhay. Una, di ba? Magbenta ang 2 boxes a day, may address ako 500 pesos a day. Pwede na pamalengke. Tama? And then, magkumita ako, target ako, 50,000 a month. 50,000 a month. In 3 months, sabi ko, kaya kong kitain ng 50,000 a month. Tinrabaho ko naman, hindi. In 3 months lang, naging 50,000 a month na ako. Yes! Sabi ko, ano ba yung First Vita Plus? Yun na, yung survival, yung basic needs, masagot. And then, nakukuha ko na. Nakukuha ko na yung 50,000 a month. Ano ba gawin mo? Tutuloy, di ba? Oh, bakit ko may tutuloy? Kasi din gusto ko makabayad ng utang. After 1 year, nagtutuhang 100,000 naman na ako. Part-time ako, ha? Part-time. So, alamin mo. Ano yung gusto mo makuha immediately? Bakit ka mag-seryoso sa First Vita Plus? Yun ang magbibigay sa'yo ng fuel. Na aaralin mo, bibigyan mo ng oras. So, ngayon, pa-exit na tayo sa pandemic. O, bakit mo gagawin ang First Vita Plus ng seryoso? Alamin mo, bakit? Kung na-pinpoint mo, no? Kung ano yung gusto mo, alam mo, hindi ka na makakatulog. Mag-iisip mo ng paraan, paano mo magkaroon ng dealers?
Paano ba gawin ko? Paano ko masisili sa presa na ginagawa ko? Diba? Saan ka pumukuha ng oras? Kung kaya empleyado? Kung kami pasyante? O, anong oras ba ako na negosyo? Ako, 8 to 5 na sa construction business ako. Pag-weekend na sa beauty salon ako, sumasama ako doon ng manage ko. Then, saan ko sisili ng First Vita Plus? Saan ko ilalagay ang First Vita Plus? Saan ko ng oras? And if from 5:01 to 1 AM. Imagine mo, 8 hours a day, part-time yun, ha? Kesa na mga nood ka ng mga Korean, diba? Diba? O kaya, kesa manood ka ng mga lala mo, kaya, edit yun na. Diba ang gagawin? Yun ang gagawin kesa naman, diba? Mag-chat-chat ka, mag-Facebook ka, mga pinopost mo, mga kibahin mo. E din, gawin mo na maging productive. Yung oras mo, diba? Yung oras mo ngayon, ilagay mo sa first vital plus, parang ka naman kumita. Yun ang, kasi may white eh. Kailangan mo may tarap 30,000 naman. Mag-guess nyo? So yun, alamin mo yung bakit ka magsiseryosa sa first vital plus. Hanggang makita mo na, nandito sa first vital plus, ang mga bahay ko, ang mga condominium unit ko, ang mga travels ko, nandito mga kotse, dito ka makukuha, dito sa first vital plus. Nandihan mo? Yes! Yes! At huwag kang matapagod sa pagkuha ng mga pangarap mo. Dahil totoo talaga dito makukuha lahat ng pangarap mo. Okay, number two, iset mo yung goals mo. Short term, long term, and ultimate goal. Ganon, kababago ko pala. Isaset ko lang agad ang goals ko. Yes, definitely. Kasi ikaw sa negosyante. Hindi naman yung isang taong pala mga Vita Plus. Kasi marami kasi pagka-joy. Sige, subukan ko ang first Vita Plus 3 months to 6 months. Pag hindi ako kumita, babalik ako sa ginagawa ko. Ginagawa ka ang mga telenovela, manonon, ang mga Itbulaga. Ayan, babalik na ako sa Itbulaga. O, kaya diba, makikipag-chismisan na ako sa kalabay ko, hindi ko nagagawin ng Vita Plus. Okay? Hindi ito 3 months, hindi ito 6 months, hindi lang isang taon, hindi lang 5 taon. Ako 16 years na ako sa friends, Vita Plus. Nanti ko pa rin ako, humahanaw pa rin ako. Grabe! Alam ba na ko, one-on-one pa rin ako! Nagtitrain pa rin ako, one-on-one! Baka magbenta ng Prada! Yes! Paano mag-close? Kung mag-workshop ko pa! Local, saka international! Nagsusum ako sa gabi ang mga dealers ko sa New Zealand, sa USA, sa Canada, sa Australia! Imagine mo, halos 1 million na ang grupo ko, ginagawa ko pa rin yun! O, mga dealers dyan, hello, hello, na 2 months, 6 months, o 1 year, 3 years. Yan, diba? Umitigil na. Kung kailan naging 5 taon, nakapundar ng kotse, doon pinamad. Bakit mahimik kayo? Bakit mahimik kayo? Yes, may mga ganun eh, diba? So, isiset mo. Eto ako, dineclare mo. Eto ako 1 year, eto ako 2 years, eto ako 5 years, eto ako 10 years, eto ako 15 years, eto ako 20 years ko sa first Vita Plus. Walang tinigil! Tuloy-tuloy! Tingnan mo yung mga kumikita ng mga milyonaryo, bakit sila hindi tumitigil? E di ikaw mas walang karapatan na tumigil. Tama? Kaya wala yung apply mo, eh ano ngayon, kung walang apply mo, importante nandito ka. Yes!
bibili ako ng kotse after 1 year. Kasi, di ba? So, dapat kong bayaran ng utang mo na to. So, talagang larga ko. Para, hindi ako minigil. Kailangan ko dahil ng utang para mag-full-time na ako. At kailangan, kinikita ko na yung basic needs ko. Para mag-full-time ako. Then, dapat ako mag-full-time. Kasi gusto ko umuli ng bahay. Yes, okay. Kaya mamatalate ko yung current na ginagawa ko, yung target ko for the year, para next year, yung susunod naman na kukunin ko. Boom! Isa na. Nag-guess nyo? Yes. And then, pag nakabili na ako ng kotse, ng bahay, ano pa? Ano pa ang nakaset doon sa goals mo? Long term. Savings, investment, next ano pa? Next ano pa? Kaya mamadaliin mo yung gagawin mo at current time. Okay? Kasi may kasunod ka pang kukunin. Kaya kailangan mong ma-set yung goals. Ang mga companies, di ba nagsaset tayo ng goals? Sino mga empleyado dati? Sino mga empleyado dati? Correct? Meron kayong monthly target? Meron kang quarterly target? Meron kang yearly target? Tama? At binigay sa atin, pinapasan sa atin lahat ng mga quota, targets, correct? Kasi binabayaran tayo para makuha natin ang target na yon. Mga managers, mga executive, tama? Mga directors, yes! Binabayaran tayo yung oras natin, isipan natin para maka-onboard sa company. Pero dito, hindi! Kasi yung sariling goals mo ang makukuha mo dito sa First Vita Plus. Yung sariling goals mo. Kung ang company talagang tumbling-tumbling ka para mabuo yung goals mo, hindi yan, di ba? Nagpupuyat ka pa, nag-overnight ka pa para sa, di ba? Sa boss mo. Ito pa kaya na sa'yo, ito pa kaya hindi mo bibigyan ng oras? Ito pa kaya hindi mo aralin? Ito pa kaya hindi mo ahatali ng matindi? Nag-gets mo na intindihan nyo? So yun, so set mo. I-declare mo agad abang sinusulat mo yan. Ito ako. Di ba yung tipong naka-hide ka? Yes, parang hindi ko makatulog. Parang iba ang feeling kapag dineclare mo, kapag sinet mo yung goals mo. Kaya para hindi ka lilimon sa kaliwa at kanan. Wala kang time para sa lobat. Wala kang time sa duda. Wala kang time sa empty back. Hindi na lobat din. Empty back, hindi na talaga yung iba. Di ba? Kailangan ma-declare mo kasi ito yung magiging direction mo. Ito yung magiging, ano yun, yung guide mo. Kaya araw-araw gigising. Kasi bibili ako ng kotse ngayong taon na to. O, di ba? Kaya ako invite ang kapitbahay ko. Kasi, di ba? Hindi ako pinapansin. Lalakas ako ng loob ko. Kasi bibili ako ng bahay ko. Di ba? Ang gano'n? Yun. Okay, hindi na ako mahihiya. Kasi hindi naman nakakahiya ang First Vita Plus. Ano ba naman kinakahiya? Di ba nahihiya eh, di ba? Kung nagkakahiya, hindi ka kailangan mahiya. Dahil dapat karangalan mo ang i-offer ng First Vita Plus kasi kumukulong ka para masamay. Okay, pagkaset mo ng goals mo, ang masarap dito, alam mo yun, natuturo ka ang mangarap. Dati nakalimutan mo na. Yes. Kung mo yung empleyado, kung wala ka na sa save, kahit 5,000 lang naman. Okay? Pero mo, kung hindi mo, 5,000 naman sa 12 months, 60,000 a year lang yan. 60,000 a year in 10 years, magkano? 600,000. In 100 years, 6 million. In 200 years, 12 million. Willing ka ba 200 years na magtatrabaho para sa 12 million? O yan, magising ka na. Magising ka na, baka ako sa First Vita Plus. Alam mo ba, sa tatlong accounts na nga, 900,000 yun, di ba? Sa pinaka-standard accounts natin, sa pre-accounts, 900,000 in 10 months, that is 9 million ka agad. Diba? Kaya, posible lahat ng pangarap mo, makukuha mo. Basta set yung goals mo, at, okay, alamin mo, paano ka makukuha ang mga pangarap na
ito. Okay? Why? What? And how? Dineclare mo nga, hindi mo alam paano kunin. Paano yun? Nangangarap ka lang. Nananaginip ka lang. Okay? How? Paano ko makukuha ang mga pangarap na to sa first vital class? Okay? Yun ang kailangan maintindihan na ang first vital class ay nasa MLM system. Multi-level marketing system. Okay? So, ibig sabihin, meron ka mga layers of dealers or mga users, pushers, okay, mga leaders under you na leverage mo, nakasama mo sa pagnegosyo. Okay? Nakasama mo sila kasi kung wala ka mga dealers under you, paano makukuha yung pangarap mo? Okay? So, dapat ma-internalize mo yung business plan. Kailangan maintindihan mo yon. Okay? There are 10 ways to earn dito sa First Vital Plus. Pang-11 na yung legacy. Diba? Na plan ng company na binibigay dito pag 10 years, 20 years ka sa First Vital Plus. Grabe! Ang daming incentive na additional para sa'yo. Okay? Kailangan ma-internalize yun. Kasi kung di mo ma-internalize, hindi mo naiintindihan yung duda magsisimula. Pero kung naiintindihan mo, posible kumita ako ng 480,000 a month sa isang titanium account. Okay? Kapag naiintindihan mo at nakita mo na posible, yun na, magsisimula ka ng mga harap na ito na. Okay? Bakit posible? Kasi group effort, benta ng grupo. Tama? Your sales over commission sa 480,000. So, kailangan may grupo ka. Tama? Makukuha mo yung 480,000 kung may grupo ka. So, magsisimula kang mag-build ng grupo. Kailangan maintindihan yun. Kasi ang makikita mo ngayon sa mga dealers sa First Vital Plus, okay, ang kulang yung grupo. May business pero walang grupo. O hindi sapat ang grupo to achieve the group sales over commission na 16 matches. At hindi gumagawa ng paraan o diskarte o action plans para dumami ang grupo para ma-achieve yung 480,000 a month. Mas marami ang bakanteng araw, mas marami ang bakanteng oras, kaya hindi lumalaki ang grupo. Kailangan ma-internalize mo yun. Nung naintindihan ko, wow, ang dali pala nito. Yun ba nahihirapan? Kasi bakit? Ang ginagawa nila, roll over lang ng power pack. Promo, bibigay sa po, 12-16-16, pinay ng asawa, 16-16 sa power pack. Pinay ng limang anak, bibigay sa 16 lahat. Tama? Eh, hindi naman kumulang mga anak, hindi naman kumulang asawa. Pero ang dami paid. The bottom line, dumami ba ang tao? Hindi, pinay, pero hindi dumami, wala ka kasama ulit. Mag-isa pa pa rin. Ang ginawa, benta-benta lang ng produkto. Sumeke, pag may promo, pati sa after promo, wala ka na. Paano makukuha yung 480,000 naman? Magpadami ka ng tao na katulad mo, na masipag, na may oras na nagtatrabaho para umasenso. Hindi magpadami ng pay lang ng power pa para may maibenta ka. Hindi ka na ng negosyo. Kaya nga, diba, group sales over a commission. Kung wala kang grupo, sino ang magbebenta ng power packs? Kung mag-isa ka lang. So you need a big organization to achieve big time goals. Kaya tingnan mo ang grupo mo ngayon, ilan na ang dealer mo? Meron namang 5, may 50 na ba, may 500 na ba, may 5,000 na ba, may 50,000 na ba, may 500,000 dealers na ba sa baba? To produce the 480,000 a month. Kung kulang, nakikita mo naman sa wild series yan eh. 1, 1, 0, 1.
dalawa sa B0 the following day, Wednesday, 3-0, 2-0, 5-0. Eh, group lang pala ang umaandar. So, nakikita mo, walang B-side. Eh, ang nagawin mo sa B-side? I-build mo. It takes two groups to tango. It takes two groups to form. The same mass, tama? Yes. Oh. So, ano gagawin mo? Prospect, mag-invite, mag-close. Damihan mo mga Pilipinas sa B-side mo. Para dumami, hindi tulog ng tulog. Hindi yung itbulaga ng itbulaga. Hindi yung telenovela araw-araw. Paano lalaki ang grupo mo? Lalaki ang iPad mo? Hindi ang grupo mo? That is the basic essential ng negosyo natin. Dapat may big organization ka or big group to earn big time. Ngayon, bakit balik ang check mo? Tinan mo, ang ego, ito lang, isa. Ang biko, dalawa. Palagay mo, magpo-produce ba yun ang 480,000 naman? Yes. Tapos, ang tamad-tamad mo pang mag-invite. Ayaw mo mag-training ko paano mag-invite, paano mag-close, paano mag-present. Diba? Hindi kaya yaman kung ang downline mo, 5-10 lang. 900,000 deals ko, pero nag-invite pa rin ako, dabi ko na-paying ngayon. Yes! Kasi ang accounts ko, pito! Kulang pa ang 900,000 para maging solid yung pitong accounts ko. Naintindihan nyo? Hindi ako satisfied pag ang isang accounts ko merong 5, 7, kahit saka 7, 7, 5 lang yun a day. 2, 3 kung sales mas lang yun. Diba? So kailangan may 20, may 30. Yung mong champions ang pay, no? 300, 500, 500, 600. Power pass a day. ANP, 500, 600. Pero di ba nung tumimigil? Di ba kasi, yung business ko sa first Vita Plus is more than 2 million pesos. Kung nakaka 1 million lang ako ngayon, monthly, during pandemic, short ako ng 1 million. Naintindihan nyo? So dapat ganun ang mindset mo. Kung yung target mo, 300,000, kung yung 300,000, at nagtatatlong libo nga a month, magkano kulang mo? Hello, marunong pang nakompute. Magkano? 200,000 ang kulang mo. Napakalayo pa ng tatrabahuhin mo. Tapos na lang ibalo ang trabaho ng umaati kabong. Kasi
mundo pa lang hindi mo nakukuha. Ang technique is mag-develop ng grupo para maging mas madali. Okay? Mag-develop ka ng high performance team. Yung seryoso, hindi average lang basta-basta. Yung talagang tatrabaho ng matindi para sa pangarap. Diba? Hindi pwedeng basta-basta lang. We are not an average nila dito. Kasi multi-millions ang pinag-uusapan pa rin dito. Okay? So, big organization, big team, big group, ang kailangan mo dito kung gusto mong kumita ng big time. Hayaan mo ng sagot. Bakit ka hindi kumikita ng malaki? Kasi wala kang grupo. Wala kang dealers. A and B na seryoso. Tama? Oo. Ano yung solusyon? Magpalaki ng grupo. Okay? Magpadami ng mga serious dealers. Magpalaki ng high performance team. Okay? So ngayon, magagawa, mag-develop tayo ng team. Okay? So, there are two major phases yung road to success. Ang phase one, may tuturo ko sa inyo. Okay? Ilang phases ba? Dalawa. Okay. Ang phase one is to build a team. Paano ang palaki ng grupo? Paano ka magtatayo ng mga seryosong grupo? Okay? Para magtatayo ng building, ano gagawin mo? Mapaplano, di ba? Ano target mo? Kailan mo gusto tayo yung ano, yung matapos yung building? Target mo para ma-achieve yung goals mo, ano ganun? Okay? Phase 1, you build a team. Then, yung phase 2, how do you keep a team? Na-build mo na. Pangalawa is, you need to maintain that. Ma-keep mo yung grupo mo. Okay? When you keep them, okay? When you keep your team, you can keep your income. Okay? Diba? Nag-build mo grupo mo, lumaki grupo mo, lalaki ang income mo. Ngayon, paano mo makikip yung grupo mo para makikip mo yung income mo? Tama? Okay? Para hindi malalagas. Kasi pag nalagasan ng mga dealers, pakonti ng pakonti, isa na padami ng padami. Pag hindi mo nakikip, pakonti ng pakonti, paluban ng paluban, hanggang mag-collapse ang grupo mo. May mga experience kami ganyan. Naitayin mo na kami, mga halimaw na. Halimaw na mga leaders. Maya-maya, bukas mahalawa. Pandemic lang. Nag-give up, tumigil, nag-cheese pandesal, nag-cosino, nag-panty, nag- diba? Okay? Totoo yan, di ba? Oo. Oh. Nasaan na? Nag-live series na iba't-ibang produkto. Okay? Hello, si Kay Miss Desiree Go, ang ating official speaker at consistent awardee. Numbers, five applause! Ayan. Idol, ayan. Power. Kinabaw mga malayaman na nagbino pa yung mga yan, ha? At syempre, si Paren Manik Hasapaw, ang Golden Bell Award. Numbers, five applause. Super pinde ng mga achievement ng pari mo na yan. Diba? Pero nandito pa rin. Imagine mo at si Doc RC, ang icon. Numbers, what's up, boss? Grabe! Ano, ma-inspire sila? Nandito pa rin sila. Okay? Nandito pa rin sila. Ang yayaman na. Diba? Kung makakita ang kanyang mga top earners na nasa training, ay grabe, mas lalo kong nababaliw. Mas lalo kong na-inspire. Kailangan mahabol mo sila. Alam ka na, di ba dapat ganyan ang pakiramdam mo? Grabe, ayaw ka na sila. At siya pa rin sila. Ako lalo ko magsisip. Para ang mga hanggang namin. Ito ang mga talent. Hindi na ko hold. At ako rin dapat nandiyan sa utang ko yan. Kasi, no, I was in your shoes. Noong, nakikita ko mga top earner, nababali ako, na-inspire ako. Wala akong karapatang tumigil. Grabe! Hindi na ako makatulog. Yes, ganun ang pakaranda ko dati. Okay, kasi hindi nga ako that worker, di ba? Okay, anyway. So, phase 1, saka phase 2.
Okay, the next, no? Kasi yung experience ko ganito. Nung talagang yung networker, ba't sabi ko, baka na mga networker ganun, matalon tayo. Punta sa iba't ibang kumpanya, di ba? Kasi naiintindihan ko na yung business eh. Kaya pala, hindi sila nagpo-prosper sa mga kumpanya na pasukan nila. Hindi sila naging successful kasi ang mindset nila, come and go. Diba? Talong-talong sila. Pag ganun mangyayari, if you come and go ka na, kailan ang makaka-develop ng grupo? It takes time para makaka-develop ka ng grupo. Tama kung come and go. May dealer ka pa? Go. Come and go. Hindi ka makakaipon ng maraming dealers. Tama? So ano gagawin mo? Dapat ang mindset mo, come and stay with First by the best. Come and stay and develop a high performance team. Okay? That's the only way na pwede ka maging multimillionaire dito sa First by the best. Ang dami kong makita na mga naunang kumita sa akin na malalaking grupo na ang pinindi talaga mag-mobilize ng grupo. Kaya lang, hindi sila nag-stay sa First Vita Plus. Ayun, lumipas sa ibang kumpanya. Ayun, nagsara ang mga kumpanya nila. See? Kung naiintindihan mo ang First Vita Plus business plan, never ever napapasok sa isipan mo na aalis ka. Kasi ang direksyon ng utak mo, I will stay and I will develop a team. Yung 480,000 a month. Yung iba, hindi naiintindihan yun. Yung iba, di ba? Wala lang. Sana lang dito, sana naiintindihan nyo. And you need to develop a team. Come and stay. Lahat na i-invite nyo, lahat na mag-dealer sa inyo, under you, gumawa ka ng paraan para mag-stay dito at parami ng parami ng parami ng parami ng parami ng parami. Hindi na may darat eh, maaalis. May darat eh, maaalis. Kasi sa alkansya yun eh. Hindi ka makakaipon. Tama? Hindi ka makakaipon. Ngayon, gumawa ka ng paraan para mag-stay sila. Kaya huwag mong aawayin ng mga dealer mo. Huwag mong utangan ang dealer mo. Huwag mong liligawan ang dealer mo. Maraming lang yan. Huwag mong ihiraman ang produkto ang dealer mo. Pag nahiram ang prada, wala nang bayaran, away na liwanan. Iutangan ang cheque. Binigay. Nako, bakay. Maraming tumatawa, nakakarili. Mag-pay-in, hindi pinay-in, binigyan ng produkto, nawawalang paying number, hindi pala na-register. Yan ba ang ginagawa mo? Paano ka dadami? Kung hindi mo nabibuild ang trust mo sa downline mo. Tama? Kaya gumawa ka ng paraan na para mag-stay. Ayun ang pinakalinahan ko, yung trust ang dealer ko sa bago. Never ako mang-awal ng dealers ko. Kundi minamahal at inaalagaan para mag-stay, tinuturuan at gagay. Yes! Hindi ako namutang. Bali ka na bang entangan ng isang box? Binigyan ko na ng maraming boxes. Diba? Gawa kasi it is you be your loss. Kapag nawala yan, ang tagal mo rin bahay, ang tagal mo rin rin, magpapo, umalis. Oo, kaya ako rin dinumalang yung grupo. Ganun ang ginagawa. Kaya mo sinasabi ko sa inyo, dapat maintindihan nyo yung business. Dapat padami ng padami ng padami ng padami ng padami ang grupo mo. Okay? O sige, palapan ka, inuna ako. Natututo ba? Yes! Okay, thank you, Munso. Grabe ang mga staff ng First Vita Plus. Napaka-supportive talaga. Bigyan natin ang power clap si Mr. Joe Benilin. Nandiyan din, oh. 1, 2, 3, go! Wow! Oh, kasi mong sugan!
go. 1, 2, 3, go. Okay, maraming salamat, first, bago pa staff. Grabe, napaka-supportive niyo po. Grabe po talaga. Okay, so, eto, basic essentials in building a team. Ano ang mga kailangan mo para ikaw makapagtayo ng isang malaking grupo? Yan ang unang-unang tinanong ko sa sarili ko. Ano ang mga kailangan ko in building my team? Okay? Tanongin mo sarili mo. Ano ang mga kailangan ko para ano ang mga kailangan ko in building my team? Okay, ulit. 1, 2, 3, go. Ano ang mga kailangan ko in building my team? Araw-araw mong tanongin sa sarili mo yan. Ano ang mga kailangan ko? Siyempre, mag-ibig ko ng team, di ba? Ano ang kailangan ko para ma-achieve ko yan? Di ba? Natanong niyo ba yung sarili niyo? Ano kailangan ko para magpalagang ng grupo ko? Okay, isa-isayin natin. Okay? Ulit, ano mga? Okay, thanks. Okay? Okay. Thanks. Yan ang sekreto ko. At pasalamat ka na nasa First Vita Plus ka. Okay, so tell you honestly, ito is an answered prayer. No? Binasal ko na magkaroon ako ng negosyo na part-time, home-based. Pero nagkasal ako may mga condition doon, bigyan mo naman ako ng negosyo, na maliit ang puhunan, na home-based. Pwede ba yung wala ng renta? Kasi may renta kasi ako sa ako sa loob ko. Pwede ba yung wala ng renta? At pwede po ba yung wala na rin empleyado? Maliit ang puhunan, walang renta, walang empleyado. Pwede po ba yung income pa rin ako kahit wala akong benta? Siguro sabi ng dealer, masyado pa naman doon. Walang benta, tapos may income ka. Diba? Ibig sabihin, kahit na hindi ako magbenta, di ba? Na meron pa yung income, mga residual income. At anong sagot? First, by the Lord. Di ba, thank you, Lord? Di ba? Yes. Grabe, masalamat kayo kay Lord, no? Thanks be to God, kaya yun may first by the class. Binasala, binigay lahat po yung dasal ko. Sa lahat ng detalye. Sabi ko, paano kayo nito sa ngayon? Kasi may, kung may imagine mo, para kumita ka ng millions, no? Ilang millions ang puhunan mo. Diba? O 1 million ang mata, ilang millions ang puhunan mo? Para kumita lang million. Sabi, diba? Pero pinuhunan ko dito, 8,800 times 7, ano, nasa 67,000 lang. Grabe, yun na. Walang kalugi-lugi. Anyway, anong kailangan mo? Number one, kailangan mo ba ng oras? Yes! Nasa likod, kailangan ba ng oras sa pagne-negosyo mo? Yes! Totoo? Yes! Okay. Gaano kadaming oras ang kailangan mo? 2 oras every day? 5 oras every day? Twice a week? Part-time? Every weekend? Sipin mo, okay? Pag hindi ka busy, pag hindi walang birthday, pag walang fiesta, pag walang... diba? Doon na lang nagbibigay ng oras. Gusto ko lumaman. Tapos, every weekend mo lang ginagawa yung business. Hello? Tama ba yun? Oh, makakadevelop ka ng grupo doon every weekend lang. Pwede naman araw-araw ah. Diba? Bago ka magtrabaho, pagkatapos ang trabaho, magtsaga ka, kaya magpuyat ka, okay lang. Lalaman ka naman dito eh. Magsakripisyo. Tama? Yes. Hindi yung wala mong yaya, kaya hindi magagawa ng Vita Plus. Diba? Maglalaba muna ako bago magbang Vita Plus. Babantayan mo muna bahay. Walang may iiwan sa bahay eh. Pero pag nagtatrabaho, iiwan ang bahay. Magkano ang sweldo? 10,000. Inuna pa yung 10,000. Diba? Pero sa 300,000 o 480,000. Yan ba yung oras na binibigay mo para ikaw ay kumita?
sa first line of class. Hello dyan, mga nabubulan. Nagising ka na. Yes, gano'ng madami mga oras ang bibigay mo sa pag-assess mo kung ikaw ang negosyante. Alam mo mga negosyante, from umaga hanggang gabi-gabi, matutulog na lang yan, iniisip ang negosyo. Ganyan ang gustong yumaman. Araw-araw, every second, every hour of the day. Kung gusto mong kitain ang 1 million ko, 1.6 million ko, araw-araw mo, segundo-segundo, pagkagising mo,
kausap mo Amerika, kausap mo iba't ibang bansa, hanggang alas 3, alas 4, gising ka pa rin, ginagawang business. Di ba? Kailangan maging masipag ka. Kasi kapalata mo dito na limangan ka eh. Eh, bakit marami pa rin tamad hanggang ngayon? Di ba? At hindi lang work harder. You should work smarter. Para mas mabilis. Ano work smarter? Okay? Ano yung work smarter? O ano mas magiging mabilis dito? Kadrado pag bilang pag nagpupos ka ng ganito malaki yung mga load. Yung bilang, di ba? Okay. Bakit bilog siya? Kasi may unong na siya, nag-aral siya, paano mag-invite, paano mag-present, paano mag-close. Yung iba, limang taon na, hanggang ngayon, hindi, marunong mag-present. Inihintay si Apple, mag-present para sa kanya. Diba, bravo ka? Di ba bilog? Dapat marami sa basic-out, kaya ba't ganun dito? Oh my God! Palitan mo yung discarte mo. Ako hindi, kaya wala akong apply. Eh, ano ngayon, mas lalang mabagal kung may apply na eh. Pag ako, walang apply, lahat magagawa ako! Yes! Tama, wala akong piling oras. Sabi, sabi ko, aaralan ko na mabilis ko, para maroon na mag-present, gagawa ko ng slides ko, yung mga dealers ko, magpipicture ako ko, para mga testimonial na, para ilalagay mo dito sa aking PowerPoint slides. Gumawa pa nga ako ng flyers eh. Yes, para may pamimigay kami. Gumawa pa nga ako ng salitong clear mo, calendar planner. Yes. Para mga dealers ko, makikita nila may plano sila. Gumawa pa nga ako ng dealer's manual. Yes, libro. Grabe. Nagumawa pa kami ng ano eh, naman yung dealer's club, home club, na nakabay siya. Grabe. Yes, lahat. Ginawa namin. Para we can work smarter para maging mabilis ang grupo. Diba? Para dala-dala ka ng grupo mo kahit hindi mo sila kasama, nandiyan ang picture mo sa PowerPoint slides nila, nandiyan mga achievements mo. Diba, ikukwento ka na lang nila. Tama? At may kasama ka. Importante, may kasama ka. Chika ng chika. Kwento ng kwento. Yun ang smarter kasi may leverage ka. Pag wala kang kasama, 1,000 na ang dealer mo, ikaw lang ang marunong mag-present. Limited lang ang presentation. Ilan ba kaya mo sa araw? 5, sabihin natin. Sa 1,000 na dealer mo, 5 beses silang mag-talk. Every day. Eh, paano? Gawin mo, ganito. Turuan mo ang 1,000 na yun. Turuan mo paano mag-present. Bigyan mo ng materials, di ba? At i-workshop mo, imagine mo, 1,000, tigisa na lang ha, tigisa presentation na lang. A day, that will be 1,000 presentations a day. Eh kung maglima sila, 5 presentations a day, ilang presentation yun? 5,000 presentations a day. Magpaproduce ba ng numbers? Yes! Yes! Kaya, ano gawin mo? Magpadaan ng grupo, turuan mo sila so you can work smarter, so you can earn better income. Agad nyo, magtaga magturo, magtaga na mag-guide paulit-ulit na ginagawa namin yun, big champions, okay? Wala ka ng sawa, paulit-ulit, that's the way it is eh, paulit-ulit. Naturuan mag-talk, naturuan mag-close, naturuan mag-activate, naturuan mag-keep ng grupo. Okay? Then next, pababa, nakababa, kagabi ng kadami, ng kadami. Okay? So yun. Okay? Kaya kailangan masipag ka dito na paulit-ulit ang ginagawa mo. Kasi nagpo-produce ka ng maraming active dealers, mga nagde-develop ka ng leaders para dumami ng dumami ng dumami. Kailangan ang utak mo ganito. Parang ito, factory ng mga leaders. Ang gagawin mo, invite, train, develop, mag-produce ng leaders. Isa, dalawa, tatlo. Lima, sampu, 20, magpaproduce ng sampu. May 200 ka. 200, magpaproduce ng sampu. May 2,000 ka ng dealers. Naintindihan nyo kung gaano ka-powerful yung duplication. Kaya kailangan masipag ka talaga dito
at may oras ka na gawin mo ang luso. Okay? So, kung sino nagbibigay ng maraming oras na quality na oras, ha? At masipag, yun ang maasenso. Kaya tanggalin ang katamaran. Okay? Hindi uso o hindi existing ang katamaran sa taong gusto mong masenso. Okay? Kalimutan mo yan. At yung oras, buhos lahat para sa pag-asenso. Next, attitude. Importante ba na ang attitude mo eh maganda? Yes! Importante ba na meron ang positive attitude? Yes! Hindi negative ba? Positive. Kaya nga, first five na positive, positive. Importante na ito ay yes, apply ang attitude? Yes! Sumusunod sa mga mayayaman na apply? Yes! Sa mga sensadong apply? Yes! Susundan mo lang sila. Marami kasi tagnonoy. Marami hindi sumusunod. Ang mga sumunod hindi sumusunod. Ayun, tiwalag. Yung mga nagsusulo-sulo. Yung mga hindi sinasama, pina-plug in sa grupo, sinusulo, bukas mga loob, wala ka rin sila. Yung mga hataw na, wala pang alam, pagod na pagod. Kaya sabi na, play, magandang train, alam ko na yan. Invite ako, present ako. Maghapon, nagpe-present, walang napaklose. Kasi ayaw mag-aaral para mag-closing. Diba? So, hindi sumusunod. Importante ba na may negosyanteng attitude ka? Yes! Ang negosyante, hindi nagbibilang ng oras. Kahit pagod, rara-ara ka rin. Hindi reklamador ang negosyante. Ang plenado, reklamador. Pwede na lasing ko, out na ako, ha? Ang gawa lang sa Islam ako, out na ako. Diba ganyan? Nagbibilang ng oras. Hindi ko naman trabaho yun eh. Ba't ako magawa nito na? Ganun? Pero pag ang negosyante, ano mga gawa ko dyan? Kaya ko yan. Sige, pagod ako, pero kaya ko yan. Payaman ako eh. Kasi minsan, inaasal ang magtong, ba't ako lang ma-speaker? Ma-speaker na kahapon? Speaker mo lang ngayon? Hindi, pwede ba araw-araw mo speaker? Parang dumaling ako, humusay ako sa magtotok? Diba? Kahit prospect ko, tutok ko. Parang dumaling ako, masanay ako. Dito sa pagpe-present. Ganun ang negosyante. Big time attitude. Importante na kayo, big time attitude? Yes! Oo! Sabi niya, ay, isa lang naman pa ako. Ayaw mo na, isa lang naman, wala kang pera. Ganun eh, usually. Yung mga dealers, ay, ang layo-layo naman niya. Baguio pa. Isa lang naman ito, ano? Ang layo naman, Laguna, Tatlo pa yung salang. Eh, ano ka, may isa lang. Jun ang urban mag-isa ngayon, buong na rifle pit ang nag-develop niya, taga Laguna. Imagine mo yun. Kahit isa yan, ano nga? Kung katulad naman ng James Lim, tawang eh. Kaya ang big time attitude eh. Kasi kayo, kinakwalify niyo ah. Walang pero. Ay, ama nga po. Ang layo nito. Tama lang mo, maalamanin ka sa ako makuha mo. Credit card lang ginamit ko.
walang pera. Do not underestimate yung power ng isang tao. Ayaw ni Antonio, mahiya eh. Mukhang wala kang ibubog. Diba? Kinakwalifyin mo na mali yung judgment. Diba? Pero maaari, Antonio, grabe, multimillionaryo dati. Grabe, hindi makabasa ng dato. Presidente Guzman, Verdana, ang aking bebe, yung aking kaibigan, best friend, diba? Nagsimula yan, empleyado. Yes, ang dalagingting, batang bata. Ang bag niyan, liit kasi pa-cute, di ba? Walang pera. Okay, nalugi sa business din niya. Di ba kung ako, sinasabi ko, ah, walang pera siya, mayayin ba? Wala yan. Ang daming utak sa credit card, alimang credit card yan, wala yan. Diba? Kung gano'n ang mindset ko, kaya lang ako big time. Ang mindset ko. Diba? Sabi ko, wow! Walang pera. Yan ang hinahanap namin. Diba? Pero masipag. Wow! May pangarap. Naku po, ikaw magiging destiny ko. Ikaw magiging man na sabaw. Ikaw magiging dog. Ang isip ko, ay grabe! Okay? Kailangan ba may full-time attitude ka? Yes! Kahit part-time ka, pero full-time attitude? Yes! Yes. Okay? Ako part-time, pero nung umpisa. Pero lahat ng oras mo, ang iniisip ko, first 5 class, parang in-love lang yan. Pag in-love ka, hindi yan ang iniisip mo. Di ba, Dennis? O pagkagising mo? Yes! Pagkagising mo, hello, hello, okay? Ang iniisip mo lagi, ang First Vita Plus. Habang nagtatrabaho ko sa construction site, First Vita Plus ang nasa utak at nasa puso ko. Habang nasa salong ko, sabi ko, kailan mga nakatapos ang ribbon nyo na tagal-tagal, limang oras? Pwede ba mag First Vita Plus na? Yes, nanghihinayang ako sa mga oras ko na hindi ko ginagawa ang First Vita Plus. Kasi alam ko, malaki-malaki naghihintay sa akin. Sabi ko na eh, nag-feel mo ba yun? Yes! Sa kanyang oras, ano ang first 5 plus na ako? Yes! No, i-maximize mo yung oras mo na lahat ng panahon na ibibigay mo. At, ano, importante ba na pa yung attitude ka? Yes! Yes. Kahit ang checky mo, maliit lang 500 o 450, dapat mag-an mo yung maintindihan mo na payaman ka talaga. Eh, dyan na, kami nagsimula eh! Yes! Tama! Dyan ba na lang ako mag-buy mo? Tapos ang 5,000, nag-tupay, nag-500. Nalulupa? Alam mo, ang negosyante kapag lumiliit ang cheque, mas lalong masipag. Marami kasi, lalo ngayong pandemic, pag lumiliit ang cheque, nalulupa? Balik, tamad, dumyari. Diba pag lumiliit ang income mo, dapat i-counter mo. Mas lalo ka dapat masipag. Para bumalik ng malaking cheque mo. Eh, pag-alit ka, pag-alit ka, hindi ka ang cheque mo, palangin mo. Lalangin na cheque mo. Hindi lang laki. Damo na lumit na cheque mo, damo na masipag ka, damo na power ka. Yes, okay lang tayo ang attitude. Ang abangang sa attitude, magiging, dinadeclare ang blessing. Yes. Dito, yung iba nakikita yung kawalan. Ano ba yan? 690 ang cheque na naman, mga ganon. Yung iba tuwang-tuwa. 690 ba yun? 690 ba yun? Isang sales match? Napalimutan ko na yun. Kung hindi na ako nagkakacheque na gano'n. Diba? Yung iba tuwang-tuwa, may one sales match. Ikaw, bak, ganun, di ba? Okay? Kailangan, i-declare mo lagi na ang daming blessings
Nagsisimula ang malaking check-in dito sa maliit. Thank you, members by the best. Thank you, may chance na umasenso. Thank you at may chance na makapag-share ng blessing sa maraming tao. Kaya lagi ang declare mo every day. Magkakaroon ng mga abundant blessings na darating sa iyo every single day. Okay? Ano pa? Champion na ito rin. Lagi mong mga champion. So, share ko lang sa mga hindi champion. Pangarap pa lang, no? Champion na! Pagpasok mo lang sa first vital class, panalo ka na. Pagpasok mo lang sa negosyo, hindi ka mag-iisip ng palunan ka. Champion ako. Panalo ako dito sa first vital class. Diba? Wala sa talo-talo. Yung dapat ang mga mindset, winner ka. May winning attitude ka. Pagpasok mo lang dito, panalo ka na. Walang makakataob sa'yo. Walang makakataob. Dahil ikaw ay isang winner, isang champion, isang visionary. Imagine mo isang visionary ka, nakikita mo yung sarili mo, ang buhay mo. Napakalayo pa na magiging bono, pero kitang-kita mo. Kaya hindi ka titigil. Dahil ikaw ay first vital class billion. Okay, may leader attitude, importante yan. Leader attitude, somebody who leads. Somebody who guides, somebody who influence. In your own little way, kailangan marunong ka mag-influence. May attitude ka of influencing the mindset, influencing the direction. Yan ang leader attitude. O kaya, kahit wala si Applin, wala yung leader ko, tatayo pa rin ako. Kaya ko ito. Yung iba, wala si Applin, huwag muna tayo mag-seminar. Cancel muna mga seminar na maya, bukas ang isang buwan na. Oh, diba? Follower attitude ka, downline attitude. Pandemic ngayon, si Apple hindi makontak, hindi tayo pwede makalabas. O sige, tayang ng pandemic, magtigil ka. Diba? Tigil na ang grupo mo. Bukas makalawa, pati ikaw, nawawala na rin. Diba? So, ang patikalina attitude, anong magagawa mo? Para maitawid mo ang grupo mo, anong magagawa? Mo. Diba? Anong gagawin mo? Saan ka dali ang grupo mo? Yan ang leader attitude. Kahit mawala ang lahat, importante nandito ako naman tayo. Diba? Sa amin ganda ng experience. Madaling na walang leader sa amin, pero tumayo pa rin kami. Hindi kami tumigil. Champion ka, leader ka, visionary ka eh. Hindi ka dapat tumigil. Kasi may pagkakataon ka eh. Pag tumigil tayo, kawawa. Pag tumigil tayo, may iiwan. Kami, mayaman. Yeah! Ito pa, upline attitude, importante ba na ikaw may upline attitude? Yes! Yes! Upline, ikaw ang upline. Ikaw ang pagpapatak ng grupo mo. Hindi downline attitude, hindi mo lang inimain si upline. Ikaw ang upline, take charge, mag-level up ka. Tama nga yung downline ka lang lagi. Mag-lead ka na, panahon mo na ito. Ikaw ang maka-asenso. Huwag ka lang mag-intay, huwag mo sundan ang mga babago na sasakyan. Mag-overtake ka na. Negosyante ka. Tama, negosyante ka. Kumilos ka na umaate ka mo. Ganyan nyo? Tama na ang pandemic. Tapos ang pandemic, gumalaw ka na. Lumabas ka na ng bahay mo. Okay? Noong may pandemic, okay, wala ng pandemic. Di pa rin kumikilos. Okay, so yan. Importante ha. Palagay mo. Meron ka pagkwala ka na ganyan? Meron ka ganyan? Yes. Hello? Yes. Nako, essential yan. Nakailangan na meron ganyang attitude. Kung hindi, maiiwan ka. Kung hindi, hindi ka makaka-develop ng grupo mo. Kung hindi, lagi kang takot. Kung hindi, hindi ka kikilos. Kasi downline attitude ka, kasi may nalaw mo. Walang mangyayari sa'yo.
So importante, no? Maganda attitude mo, positive attitude mo, because attitude changes everything. Yes. Pag sumunod ang ugali mo, okay? Na magbago ang attitude mo, magbago ang buhay mo. Yes. Ang attitude kasi bad attitude, yung negative attitude, parang flat tire yan. Pag na-flat, kasi mo na-flat na dito. Sino may kotse na dito? Yan. Pag na-flat ka, makakatakbo ka ba? Hindi ka makatakbo. So, papalitan mo para makatakbo ka. Ganun din yung bad attitude. Kapag hindi mo pinalitan yung attitude mo, hindi ka makatakbo dito sa first vital class. Hindi ka magpo-prosper dito sa first vital class. Okay? Naintindihan? Yes! Okay. So, tatlo na na-discuss natin yung N. Ano kaya itong N na to? Kailangan meron ka nito. Kasi alam mo, yung lahat ng liyan, hindi, kayo yung liyan. Okay. Nang lahat ng liyan, dapat meron ka kasi gagayahin ka. Ikaw ang iduduplicate. Ikaw yung i-clone. Anong gusto mong i-clone sa iyo? Yung walang oras? Yung tatamad-tamad? Yung palagi niya yung tibo? Yung palagi na sa bahay? Yung lagi na kukwit? Yung lagi na lalobat? Ayaw mo, di ba? Kaya tandaan mo to, ang mga words na to. Kasi ikaw gagayahin na dapat umayos ka. Okay? Yun ang lagi ang nasa utak ko. Gagayahin ako, gagayahin ako. So dapat makita ako ng mga dear ko, masimpag ako. Dapat makita ang makita ng dealers ko na buo ang loob ko. Matapang ako, malakas ang loob ko. Kailangan makita ako ng dealer ko na seryoso ako dito. Nagas mo kasi gagayahin ka nila eh. Nagbindihan nyo? Yes. At huwag kang magpagaya kung negatibo ang attitude mo. Kung nangunguta ka sa dealer mo, naku, huwag mong gawin, gagayahin ka ng dealer mo. Inaaway mo mga dealer mo, pinapatungan mo. Naku, hindi ka makakapagpagami ng grupo. Aray ko, namin ito mga tao. Yes, ito ko. Huwag gagawin ng mga dealers mo. Okay? So, umayos ka. Ikaw ang ikuklong. Anong gusto mong paklong sa sarili mo? As mga downlines mo, iba yung maayos? Okay, next. And, need. Need ka ba? Ano yung need mo? Need to succeed. Kailangan, no? May kailangan ka. Umasenso ka. Bakit mo gusto kong umasenso? Ano yung need mo? Okay? Kailangan yung ano, may hunger factor ka. Yung tipo, yung gutom ka lagi sa ano, sa knowledge. Yung gutom ka lagi. Yung ano, yung pag-gutom ka dito. Imagine mo, no? Meron kang hunger factor. Yung hindi ka ma-settle na basta-basta lang na ganun. Alam mo, yung may need, yung gusto mong masenso, yung talaga gagawin ang lahat. Dapat meron kang ganun. May hunger factor. Kailangan, ibalik mo lagi, dati. Ano ka? At ayaw ko lang bumalik sa dati. Yung ang lagi tumatakbo sa utak ko. Ayaw ko nang magrenta ulit ng bahay, ng apartment. Ayaw ko nang mag-commute ulit. Ilalaban ko na itong first fight. Tapos sasandali ko na pride ko na. Diba? Itutuloy ko na itong first fight. Tapos nakakahiya sa mga ate ko na hindi bumili sa akin yung una. Pangangatawalan ko na itong first fight. Tapos. Diba? Yung gano'n. Yung lagi kang gutom sa pag-asenso. Yung lagi kang gutom sa prospect. Naghahanap ka lagi ng prospect. Yung lagi kang gutom sa schedule. Gusto mo punong-puno ang calendar planner mo ng mga schedule. Yung lagi kang gutom sa mga meeting ng mga dealers mo. Yung lagi hindi ka kumpiyasa sa lahat ng mga nangyayari sa grupo. Gusto mo lagi may action ka. Yun ang kailangan ng hunger factor para magbilis ang pag-asenso mo. Yung hindi ka mapalagay.
check. Ikaw ang lumaki ng check ng mga dealers ko. Hindi ka napapanasag dito tsaka dito. May laging kulang. Hindi ka satisfied. Mga dealers ko tawag sa akin, perfectionist ako, seryoso ako. Yes, lahat sabihin nyo. Yes, kasi gusto ko talaga lahat kumasenso dito sa first night of class. Amen. Yeah, depending pag late, may 1,000 na penalty. Oh, pag meeting namin, may 1,000 na penalty. Pag absent, tanggal ka sa call. Dalawang absent, tanggal ka sa call. Yes, kailangan disiplina. Pag yaman po, seryoso. Diba? Yes, yung lagi kang buton. Sa resulta, hindi ka satisfied sa lahat ng resulta. Okay? Kasi alam mo, may magagawa ka pa. Kung lang. Lahat pwede mong gawin pag gugustuhin mo. Okay? The next. Okay? So kasi, hindi mo tatanggapin na maging failure ka. Failure is not an option to me. Champion ako eh. Hindi ako quitter, hindi ako loser. I am not an average dealer. I am a champion. Ikaw a winner, I am a winner. I am a visionary. Hindi ako patitigil na kahit sino, hindi pwede magpatigil kahit sino man. Dahil ako ay isang first Vitaplus proud dealer. Okay? Hindi pwede, hindi ako maging successful. Hindi pwede, ganito lang ang resulta ko. Hindi pwede, average lang ang aking resulta na gawa ng marami. Kayang-kaya ko pa din, kayang-kaya ko lang pasan sila. Naibigyan ko yung challenge lagi. Dapat meron ka kasi nagawa ng marami. Magagawa mo rin. Okay, you need mo umasenso, need to succeed. Okay? Sino meron ganun? May passion na ganun na hindi ako pwede maging failure dito. Hindi ako pwede madaling dito. Hindi ako pwede titigil dito. Iilan lang yun. Ipagami sa bato. Sabihin mo, sa sarili mo, hindi mo ako mapapatigil dito sa first night. Hindi lang lahat ako yung titigil. Tingnan mo na lang kung sino mga mentor mo. Habang gusto tumitigil, makatitigil. Ako, sino mentor ko? Si Ma'am Doy. Pag tumigil sa mga, hindi lang titigil. Kailan ka tumitigil sa Ma'am Doy? Ang feeling ko, pag ako walang schedule, ang tamad-tumad ko lamang. Ma'am Doy, hato na hato. Dito, pamito, pamiting dito, pamiting doon. Sino mo? Yung upline mo? Grabe si upline, James. Wala nang team yun. Hindi na natutulog. Wala parang matulog. Grabe si upline, money. Lipad dito, lipad doon. Ay, grabe. Ang yaman-yaman. Hindi pa na tumitigil. Kung sila, kaya nila, ang yaman nila. Ito ba? Diba? Kailan ka lang need to succeed. Nag-guess mo? Yes! Oh. Okay? Sino titigil dito? Wala! Oo, wala na. O, sino tumuloy? Yes! Yan, ang tumuloy. Multimillionaryo. Yes! Okay. Kailangan mo ba? May alam ka? Yes! Kailangan! Ano yun? Yung knowledge sa KNS na to, ang madami i-discuss tayo dito. Yung knowledge. Okay, knowledge. Diba? Yung knowledge natin, marami na sabi sa magulang natin, knowledge is what? Anak, kayamanan mo na yan. Kaya mag-aral ka mabuti. Bakit kayamanan? Ba't sinasabi ng mga magulang natin, pag nag-aral ka, anak, alam mo yun, kayamanan mo na yan. Dahil yan, kapag meron kang diploma, yan ang pag-aari mo na hindi pwedeng mawala sa'yo. Na hindi ka, na pwedeng manakaw sa'yo. Na yan ang magiging certificate mo o vehicle mo para makahanap ka ng trabaho. Di
Diba? Para ikaw ay kumita at maganda ang trabaho mo. Tama? Kaya sasabihin ko sa iyo ngayon to, anak, ang kaalaman mo sa First Vita Plus ay kayamanan mo na. Para ikaw ay mapadali ang pag-asenso mo, mag-aral kang mabuti dito sa First Vita Plus. Okay? Yes, kasi power! Pag may knowledge ka, di ba? Knowledge is power. Pag may knowledge ka, hindi ka natatakot kasi may alam ka. Pag may knowledge ka, hindi ka nalulubang kasi kaya mo lahat sa dito lahat ng mga tanong. Diba? Knowledge is power. Ano kailangan mo matutunan? Kailangan mo matutunan? Kailangan mo matutunan mga lahat ng produkto. Yung business plan, kailangan mo matutunan? Maintindihan? Yes! Yes! Hindi lang nagtatapos doon. Marunong ka dapat magbenta, mag-share ng produkto. Marunong ka rin dapat sumagot ng mga tanong about the products, about the business. Kung hindi ka marunong sumagot ng question about the product and about the business, paano mo mag-close ang prospect mo? Paano ka makakabenta ng products? Tama? Okay, so ang ginawa ko dati, lahat ng posibleng tanong, sinulat mo sa loob mo. Kung ako buyer, ano ang tatanong ko? At hinanap ko ang mga sagot na yun. Interview ko ang mga dealers, mga kumikita, at mga users. Ano po sagot dito pag nagpagano tinanong sa iyo? Ano po sinasagot mo para ma-close mo? Ginawa ko yun. At ginawa ko module at tinuro ko sa team champions. Most people ask questions about the products and the business para mapadali ang dealer ko, para masagot nila ang mga tanong. Kaya dapat alamin mo yun. Kung di ka pa marunong ito, yun ang pinaka-basic pa paano ka aandar. Okay. How to invite? Importante ba na marunong mag-invite? Yes! Pag marunong, kapag hindi ka marunong, naku po, naubos ng prospects mo, wala ka na i-invite. Pag hindi ka marunong, pag hindi ka marunong, oh, yun lang mo ba ang First Vita Plus? Mag-join ka na, tara, sumali ka na sa akin. Uy, kung kuya, mag-Vita Plus ka, o ate, mag-Vita Plus ka, ikaw sa 800 lang. May mag-join ba sa'yo? Wala. Inaaral yan yung approach. Papaano mag-invite, mag-prospect, papaano mag-handle na rejections, objections, kailangan mo matutunan to kasi ituturo mo rin sa mga dealers mo. Kasi kung ikaw lang marunong, pag hindi mo sila kasama, hindi na alam ang sagot, mahihirapan. Tingin, makakabo ka ng grupo, hindi ka makakabo ng grupo, tumigil eh, nahihirapan eh, tama? Pero kapag alam mo at tinuro mo sa dealer mo, more chances mag-take off ang mga dealers mo. Kaya, kailangan ng oras para mag-aral, magtsaga, magbigay ng oras at magtrabaho talaga. Okay, naintindihan mo? Ano pa? Paano mag-present? Problem, hindi talaga ako marunong mag-present. Huwag mong magpe-presentan kung hindi mo ba tinuturuan paano mag-present. Diba? So, ikaw muna ang mag-aral. Paano mag-present? Kasi duplication. Hindi mo mag-present ang daulay mo, hindi ikaw nag-present. Dapat makita nila na marunong ka, tapos ituturo mo sa kanila para marunong din sila. Naintindihan mo? Yes. Huwag mong ipagawa ang isang bagay na hindi mo pa nagagawa. Kailangan pakita mo sa dealer mo na marunong ka para makita nila kaya mo, kaya din niya. Ituro mo sa kanya. Hindi mo kasi matuturo ang isang bagay na hindi mo nagagawa. Kaya ako, lahat, basic, inaaral ko lahat. Tinignan ko lang kung anong ginawa ko dati sa Jollibee. Manager ako, Jollibee. Lahat ng basic, tandaan namin yung BOP, pinatatawag. Paano mag-prito ng manok, gumawa ng hamburgers, spaghetti, palabok, mag-map, maglinis ang CR, mag-bus ng payroll, mag-cashier, pinagdaanan lahat namin yan. Kasi bakit nang pagdadaanan?
Kasi ituturo namin yan sa mga pro. Paano pray na naman? Ito kami magtuturo, di ba? Kasi kami ang magiging managers. Pero nag-start kami sa management training. Mag-pray ko naman, oh, gumawa ng hamburger. Ginawa namin lahat yan. Nung marunong na kami, okay, it's time to manage the business. It's time to manage the store. So, yung lahat na natutunan namin, tinuro namin. O, eto, mga fryman, dito naman ako, dito, gumagawa ng hamburger, dito, gumagawa ng mga spaghetti, palabok, dito. Tinuro namin, dinemo namin, may exam pa yan. Anong temperature ni ganito, ilang ano yung frying pan, etc. Ganun din dito sa first bite class, yung pinaka-basic ituturo mo. So, kailangan mo alamin. Kailangan mo alamin. Paano ka nag-invite? Paano ka nag-present? Para gagayahin kanila. Kasi duplication. Gagayahin kanila kung ano yung ginagawa mo. Kung tatamad-tamad ka, gagayahin kanila. Kung hindi ka marunong mag-talk, gagayahin kanila. Yabla na, hindi na totoo mo. Nag-guess mo? Kapla nga, walang guest eh. Wala ka akong guest. Kapla nga, walang pain eh. Wala ka akong pain. Kaya makita mo sa mga dealers mo na merong guest, may pain, marunong mag-present. Yun ang kailangan. Kung aasenso ka naman, kahit hindi ka marunong, pwede ka lang mag-aral. Pwede ka naman i-workshop. Kaya lang, mas marami ang umaayaw. Marami gusto ni Mama, pero ayaw tumayo dito sa harapan. Sabi ko, kahit hindi ko yan kaya, kakayanin ko, masayayanin ako. Diba? Oo. Oh. Yung ginawa ko, sumubukan ko. Pwede. Posible. So, parang posible din ang kikita ng malaki. Posible din ang yan-yaman. So, kakayan din ako ng mga dealers ko. Tama? Work smarter! So, kailangan magawa mo ang isang bagay. Muna. Para ikaw ang magiging idol nila eh. Ama, ikaw gagayahin eh. Kaya magtsaga ang aralin mo. Naintindihan? Yes! So, sino ang hiling dito na tumayo para mag-present ng Prada and business? Gayaman ka. Sino? Sino ang hiling dito? Okay. Ito lang, mag-alakas ko lang ako, mayayaw, panatatapag. Ito lang matatayo dito. Ibig ko sabihin dito, yung layman's term, sino may willingness? Bukas makalawa next month na magpe-present para sa downline mo. Yeah! Oh, yayaman ka. Oh, yan! Yan, power na para sa atin lahat. Bago dito! Pinahangod pa yan, no? Di kaya yan, magpayaman, pagkakayaman lang dito. Kahit mag-host ka lang na ito. Diba? O ba, okay lang. Pwede ba sumayaw pa? Ako nga, kahit na sumayaw ko sa harapan, abang nagtatawa ko eh. Gagawin ko, masayaman ako, ha? Yes. Hindi mo ba alam yung aking presentation? Sumasayaw ako, di ba? Yes! So, sample. Ang layo, kahit hindi na ginagawa.
OFW. Diba? Sacrifice na lang. Kaya dito na mag-represent ka nung ayaw mo. Tuloyahan ka naman. Tama? Ano ba? Paano mag-fill out ng application form? Kailangan ba nung natunan? Yes! O, ba't yung iba, tatlong buwan lang, hanggang ngayon, di pa rin ba nung ano yun, sir? Are you group leader? What's up? Ba't nakakonfuse? Diba? Tapos sa yaman ka, di ka marunong upload. Meron akong pay-in. Walang mag-a-active, walang dadami, hindi dadami, hindi dadami dito mo, hindi
So meron na basic na training ng ganun, activation, duplication, multiplication, managing a team. Okay? Yan ang kailangan matutunan natin para dumami ka. Kahit ikaw paid ang paid, kung hindi naman sila magiging katulad mo na marunong, hindi sila magiging katulad mo na active, hindi sila magiging katulad mo na nagbibigay ng oras, at the end of the day, mag-isa ka pa rin. Kahit marami kang na-close, kung hindi ka marunong mag-activate at duplicate, hindi ka dayanin. Hindi mo ma-reach yung 480,000 at nang. Doon ako, magbibigay ng oras. Kasi, dinner na to. Madali na tong pa-kausapin. Naglilabas ako ng pera. Pagtsaga mo na. Kasi, isa na to. Magpo-produce ng kalahating milyon na dealers. Yan si Manny Kasapaw, kalahating dealers. Imagine mo. Yes, pagtsasa ka mo turuan. Pagtsasa ka mo kunin mo commitment. Kaya minsan negative pa siya sa umpisa. Okay lang yun. Kailangan mo makonvert at i-opastive siya. Minsan, hindi pa mabibigay ng oras. Dapat mo makonvert mo, magbibigay siya ng oras. Kaya, kailangan niya makita kung ano nakikita mo. Okay? Pagtsasa ka sa lang, hati mo yung oras mo in activating dealers, in training new dealers, in managing your own dealers, and maintaining your team, at magbibigay ka pa rin ng oras in inviting the new guests, mga prospects, magbibigay ka pa rin ng oras sa selling ng products, kasi selling is next to prospecting, so walang tigil pa ulit, ulit para parami at yun lang ang trabaho natin, yun lang ang gagawin natin, wala nang iba. Invite, present, close, activate, turuan, guide, and duplicate. In duplication after nun, multiplication na. Imagine mo yung dalawang dealer mo, tinuruan mo, Manny, Shirley. Okay, yung dalawa, naturuan, na-activate, na-plano, nag-guide, nag-brainstorming. Okay, nag-duplicate. Kung mo natin dalawa, 2 times 2, 4 times 2, 4 times 2, 8, 8 times 2, 16 times 2, 32. Magtuturo yung 32 times 2? 64 times 2, 128 times 2, 156 times 2, 512 times 2, 1024 times 2 ng times 2, 2048, 4096. In 1 year, kaya kayang-kaya mo mag 4096. At wala nang gagawin, puro duplicate, manage, palaki, padami. Araw-araw, yun lang ang gagawin natin. Walang tigil. Hanggang 16 years ka dito sa First Vita Plus, tulad ko, yun pa rin ang ginagawa ko. Invite, present, close, activate, duplicate, harap, padami, paipon, ito pa, yun, nag-duplicate na rin sila, di ba? Kaya makakabuild ka ng maraming dealers. Invite, close, present, activate, active na rin ko. Invite, close, activate, pop, ang dami na! Isang tanda, hindi ka pa tumitigil! Isang tanda yun, makaproduce ang ticket tulang 200 na! Yung 200 na yun, gagawin din nila yung ginagawa mo, magkakawa ng 400. Yung 400 dealers mo, gagawin din nila yung ginagawa mo, apply sila, magkakawa ng 800, 1,600, 1,200, 6,400, 1,800, imagine mo yun! Ganon! Kaya, yung group sales over a commission, huwag ka lang aasa sa benta ng grupo mo, sa invite ng grupo mo, sumali ka, magpapadami! Kung lahat tayo nag-i-invite, nagpe-present, nagpa-close, yung 12,000 na yun, kung every month mag-i-invite at magpa-close, every month may bagong ang 12,000 dealers. Nag-gets mo? Yes! So group sales over a commission, yung benta mo, benta ng grupo.
grupo, huwag ka lang aasa na benta ng grupo mo. Sumama ka pang padami ng production para mabilis ang production. Para lumaki ang grupo. Pag lumaki ang grupo mo, putok ang cherry mo. Naintindihan mo ba? Yes! Ngayon? Ngayon lang? Kaya ang kailangan namin dito, network, organization, o grupo. So dumadami ang pay-in, dapat dumadami din ang tao mo. Pag hindi dumadami ang tao mo, magkakaba. Nasa na mga pay-in? Diba? Nasa na mga pay-in? Matawag ka nga ng mga new dealers, mag-meeting tayo, kausapin namin. I-meet and greet natin, gawa ka na again. Party-party! Paano makapakita mo mga new dealers mo? Kasi yung iba, hindi nila alam paano mag-handle ng new dealers. Kasi meet and greet tayo, party-party. O diba, makikita mo naman yung mga new dealers mo. Wow! Diba, ibabataw nyo sila. Okay? Ibigat yung mindset nyo. Tapos magplano, may mga activities natin ng buong taon. O diba? Okay? Kailangan maturuan mo, matulungan mo, ma-assist mo, mag-guide mo, mga existing dealers mo. Marami kasi yung ba, slow learners. Marami rin na hindi maka-guess ka agad. At marami fast learners. Marami din ang masipag, marami din ang hindi masipag, marami din ang tamad. Okay? Kaya, gagawa ka ng paraan para dumami kayo. Huwag mo kaya na sila lang, hindi nabalot mga downline sila. Kasi marami hindi may papa sa the third generations ang mga pera kung sino yung tinuro mo sa kanila. Kaya wala kang tigil sa kaka-pray, kaka-meeting, kaka-brainstorming, sa kaka-guide, kagawa ng mga activities para dumami ng dumami ng dumami ang mga active dealers mo. Okay? Pag dumami ng mga active dealers mo, doon ka pipili ng mga potential leaders mo. At kapag dumami mga leaders mo, aba, meron ka lang katuloy mo. Meron ka lang leverage. Kung ano yung ginagawa mo, ginagawa niya eh. Nag-represent ka, nag-represent na rin siya. Nag-train ka, nag-train na rin siya sa mga downlines mo. Nagpapamiling ka, nagpapamiling na rin siya. Imagine mo kung meron kang 100 na leaders under you. Wow! 100 na leaders under you. May tag-100 lang na downline sila. Ay, grabe. Ang dami nun. Diba? 1,000. Ang 1,000 po-produce ng 2,000 paintings a month. Grabe, diba? Ganun magpalaki ng grupo. Kaya do not settle for something downline, bending downline. Hindi yan po-produce ng 300,000 a month or 480,000 a month. Yung lagi kang kuhaw, kulang pa ito. Tignan mo, makikita mo sa vouchers mo eh. Pag i-analyze mo, kulang mo. Gusto mo mga ito, gusto ko imita mga ito. Pag dito lang ang production, sandaan natin mga active dealers. Correct? I-analyze mo lagi. Para dumami ka ng dumami ng dumami ng dumami. Kasi may mga makikita kang potential sa babae na hindi nakikita ng mga leaders mo. Meron mga makikita ng mga potential na posible maging katulad mo pero hindi nakikita ng mga downlines mo. So, marunong kang mag-start kung sino mga potential ng mga downlines mo na may willingness. Kaya lang minsan nasasakal, hindi alam kung ano mag-take off. Yes, hindi na bibigyan ng break. Kaya, hanap ka ng mga pagkakataon na gano'n, mga chances na posibleng makahanap ka sa baba mo. O kaya, user lang siya, hindi pa siya pusher o hindi pa siya sharer. Mag-convert mo na sharer. Diba? Pusher, o? O kaya share lang siya, hindi pa siya active dealer. Diba? Pwede mo makonvert ito, active dealer. Maraming active dealers, yan hindi pa sila mga leaders dahil hindi sila nag-train pa paano mag-lead ng team. Okay? Napakahalaga na may mga leaders na sa baba. May mga leaders sa mga downlines mo, napaka-importante nun. Okay? So, napunta na tayo sa knowledge, napunta tayo sa team management ngayon eh, no? So, punta ka tayo na sa learning sa kailangan natin, mga basic na kailangan mo para mag-produce ka ng maraming downline sa baba. Okay? Lahat yan. It is a
Ayan, kung gusto mong maging multimillionaire. Sino ang may willingness na matutunan lahat yan? Willingness, hindi pinipilit. Yan, very good. May willingness, magbigay ng oras? Yes! Congratulations, malapit ka na yumaman. Yes! Pero, tingnan natin sa actual na laman. Diba? Yes! Kung sino talaga ang darating? Ang darating sa seminar, ang darating na main guest, presentation, sino talaga ang meron ang tiyagang mag-close para may makakasama sa negosyo. Okay? Sana maging mindset natin pag kino-close natin ang isang prospects mo, hindi lang para ikaw magka-check-e ng 500 sa kawalikali. Advancing ka na. Ito ang magiging abila ko. Para hindi ka tatayo sa upuan ng katabi niya habang hindi siya magpe-pay. Pag alam mo, ito magiging Nancy Bondoc mo, Manny Masapaw, Dr. RC, Dennis Plata, pag ito magiging katulad nila, tatayo ka ba? Iwan mo, mamamagod ka ba muwi? Hindi! Diba? Ito, close mo talaga. Nag-gets mo? Yes! So, ganun, halaga, gagawin mo lahat para makapag-close ka at para may makasama ka. Knowledge without practice is useless. Kahit na mag-training ka, sinerista ka. Wala din yan kung walang action. Kung di mo yan niya apply, at practice without knowledge is dangerous. Yung di mo mamahataw na, mamahataw na yung marunong. Yung alam ko na yan, mag-invite ako. Tapos nahihirapan, isang-isang ka na invite, tapos walang dumating kahit isa. Kasi, hindi siya marunong mag-invite. Ano nangyari? Napagod, tumigil. Yeah, dangerous. Huwag mo mag-invite ng dealer mo na hindi mo natuturuan paano mag-invite. Nag-gets mo? Kasi marami excited ako kay the dealer. Diba? Power, excited. Payaman na ako. Ganda-ganyan. Nag-pain. O sige, organize tayo. Nag-invite. Maganda. Nag-invite ng 100, mag-100 na tao. Dumating, dalawa. Kasi pinaghirap mo na mag-invite class. Diba? Kasi bakit? Hindi mo naturuan paano mag-invite. Kaya, dangerous. Kasi bakit? Itigil. Kasi niya mahirap. Pero pag naturuan mo, na-workshop mo, pinagandahan nyo, mag-strategize, mag-planning, para dumami ang guests. Maraming dumating. Magandang presentation. Tinuruan mo rin paano mag-close. Importante yun, ha? Baka kasi in-invite mo, alam mo rin mag-invite, hindi mo naturuan mo paano mag-close, mag-follow up. Pwede niya, dami, sandalang dumating, isa lang ang nag-pay. Mahirapan siya. Kasi bakit? Ang dami kumaling. Sila na nag-train. O posibleng wala na nag-train. Mahirap pala nito sa sabihin na sa'yo. Dapat maturo mag-invite, mag-follow up, at mag-close. Okay? Galawa mong pre-request para mag-follow up at saka mag-close. Kasi kapag hindi siya na naturoan, it's very dangerous. Hindi pag-itay ko. Bititigil. Hindi ko talaga, ay nahihirapan. Okay? So, dapat maturuan ng maayos ang mga dealers natin. And then, hindi lang basta dapat ang seminar, and learning kasi sa ako, applying acquired knowledge, and creating connections in your brain. Okay? Kailangan mo ma-digest, ma-internalize, yung lahat na tinuturo, at ma-apply mo kung paano i-co-connect yung sa natutunan mo sa application. Hindi lang sulat ng sulat ng sulat, discardin mo kung paano mo i-apply ang mga natutunan. Naintindihan? Yes! Yun ang tamang learning. Okay! So, knowledge tayo. At dami kailangan ko na, di ba? Siyempre, pagyaman ko eh. Pag-asenso ito. The next, skills. Kailangan mo ba ito? Ano mga skills? Ano ba yung skills? Kung nalang si Salaman, ang skills is? Kasanayan. Kasanayan.
Okay? Sanahin mo sa paggawa ng negosyo. Okay? Sanahin mo paano bumuka ang bibig. Okay? Sanahin mo paano, di ba, lumakas ang loob niya. Sanahin mo na lagi may presentation. Sanahin mo lagi na may guest. Okay, because theories, no, can teach you only, but skills can make you rich. Okay, kasi pag hindi siya sanay, pahihiyar yan. Pag hindi sanay, magdududa. Hindi niya kaya gawin. Pero sinanay mo, araw-araw, sinasampo, ay ganito. Okay, ganun ako, magandang madam, di bago dinner ko. Sama-sama sa akin, upo lang dyan, pag-observe ka lang dyan. O tapos mamaya, mag-share ka lang ng ano mo, nangyari sa'yo, ha? Yan, yeah, bago, group meeting lang, o small group, magwelcome ka lang kung na-effect sa'yo ng first vital class. Ano ba effect sa'yo? O ganito ko, ganyan, ganyan, ganyan. Okay naman, magwelcome ka mamaya. Sinasalo ko na kagad. Ha? Okay lang ba? Oo, oh, sabi ko, eh, ano mangyari ba siya na wala disimuli ako? Eh, ganyan lang. Eh, tatayo siya. Ah, nawala ko, disimuli ako dito. Nakakulog po ako ng malamit, na maayos. Tsaka ako, nakakadumi na ako. Diba, ganun ka lang? Okay, tapos, every now and then, nemento ko ako, sinasama ko siya. Siyempre, nagtoto ko hanggang gumagali na siya, hanggang minorm shop ko na siya, hanggang, oh, sa susunod, di ko na ang product presenter, ha? Oh, di ba? Uy, di ba ito ko, may effect ako ng PowerPoint slides, and then, mag-practice ka muna, workshop kita. Oh, hindi, eh, malayo mo ko. Eh, okay lang, hindi sa Zoom tayo mag-present. Okay, punta kita sa bahay mo. Oh, ganyan ba yun? Yamang-yamang na. Okay lang. Para lang tayong dealer dito. O, nag-represent na ng product. O, maya-maya. Okay? Ay, ang galing mo na, para presenter. Ako, next week, pwede ka na sa business, ha? O, yan. Yeah. Tapos, yung dealer mo, sila naman mag-testimonial. So, yung dealer mo, sila naman pag-prada. Pwede ko pleto na yung cast ko. May testimonial, may product presenter. Okay? Tapos, meron pang mga bagong dealer na gusto set up ng laptop. Parang masanay. O, paano i-set up ang laptop? At ako, motivation na lang ako. O, di ba? Pag gano'ng maulit-ulit na gano'ng, may bago dealer naman ako. Okay, samahan mo ako. Magkwento ka lang about the product. Sinasanay-sanay-sanay ko na gano'n. Hanggang matuturan nila, hanggang lumalakas na gano'n nila, hanggang mga speakers na, hanggang mga trainers na, hanggang lumalakas na grupo, dumadami, ang mga sharers, para presenter, yes, business presenter, grabe, hanggang mag-create sila ng mga core leaders nila, hanggang mag-create sila ng mga events, mag-organize, turo pa mag-organize, hanggang palaki ng palaki ng palaki, hanggang unstoppable na sila. Okay? Tuloy-tuloy, paulit-ulit, hanggang dumami ka ng dumami, mahasa ng mahasa, ng mahasa sila. Ang number one na kailangan i-develop natin tayong lahat, yung communication skills. Communication skills are essential for success. Napaka-importante nito. Okay? Communications. Kasi, lahat ng ginagawa natin dito sa First Vital Class, kailangan ng communication. Ano yun? Okay? Ito mga skills na kailangan ng communication skills. Prospecting, kailangan mag-magsalita. Tama? Yes. Oh, inviting. Magsasalita ka rin. Handling rejection, objections, testimonials, meeting after meeting, follow-up, closing, activity dealers, training dealers, goal setting, meeting, regular meeting, and mentoring. Lahat yan, kailangan magsalita. Kaya kailangan mo masahin ang masahin, sanayin ang sanayin, ang sanayin, ang sanayin sila. Kailangan bumuka ang bibig nila. Okay, para dumadami ng chika, ng chika, ng chika, ng chika, para lahat tayo magkaka-cheke, cheke, 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 cheke. Sanayin na sila kahit bago pa lang sila. Yes. Itipintay mo rin kung baka manginig yung isan. Minsan, ano lang, ganito lang, papasabi mo lang, ganito ka rin, tapos nagsasalisa, nagre-respond, akong preparation ito. Agad na akong preparation ito, kasi nakakinausap ko, nagsalita, sumagot. Kasi may mga ganun, kinakausap mo, hindi sumasagot. May mga ganun. O kinakausap ko, ang preparation ito. Ano nangyari? Hindi interview mo na. O tapos mamaya, nakakaiba na siya. O mamaya, at least na sa akin. O, hindi ka dito, mag-share ka dito. Yes, lahat. Kailangan natin ng communication skills, no? Kailangan mahasa tayo. Okay? Hindi naman kagad-agad matutunan yan eh. Ang ginagawa
kanya, kayo sa mga Nitrin Champions, para masanay ang mga dealers ang ginagawa namin, bino-workshop namin. Okay? Bino-workshop. Paano mag-invite? O sige, invite mo. Yung mga re-enactment. O tapos babatungan namin ang maraming tanong. Lahat ng pinaka-negatibo. Okay? Binabago namin para mahasa sagot ng sagot ng sagot. Hanggang wala na kang mabataw, hanggang lahat nasasagot na. Yes, paulit-ulit na gano'n. At ginagawa lang usually sa gabi. Pagtapos na ang hatawan, workshop, kahit sa bahay o kahit sa messenger, ginagawa ko yun. Alam mo, ito talagang may tapon. At kung Sunday, overtime holding ako Sunday, kahit Sunday. O tapos sa isang direct ko, in-workshop ko. O mag-invite, huwag ka pag-i-invite. O gagawin, ha? Kaya pala lahat ng in-invite ko, hindi marating. Okay? So, mag-judge na ito talaga. Intindihan nyo, bino-workshop po yan. Diba? Una, magpapresenta yung training mo. Then susunod, sasanayin. Paano mag-invite? Paano mag-close? Yes. Halimbawa, guess mo ako. Wala akong pera. Sige nga, i-close mo nga ako. Yan, bino-workshop po natin kung anong kailangan sagutin niya. Binabato lahat ng sitwasyon, lahat ng conditions, no? Para mahasa na mahasa na masa. Pag nahasa yan, kahit na, okay, mag-isa siya, kaya sagutin ang lahat. Kahit mag-isa siya, pag na-work siya kung saan paano mag-present, kaya ang dami mga speakers sa Team Champions, kasi bino-workshop ng paano mag-present. Yes, naalala ko, at nung magsisimula ako, aga-aga, alas 8 ng umaga, nandito na ako. So, office ang first right atlas. Si Don Barreto, yan. Si Lane Garcia, si Lamari, at Beth, kasama ko yan, nag-train ng mga downloads, si Rayo Garrigue Viga. Yes, we know workshop, lahat sila. Binapaguhan namin ang tanong, pinapahirapan namin kasi, di ba? At least, kami ang nagtatanong. Dealer na kami, mga uplines na kami. Tama? Eh kung ang magtanong, prospect niya, hindi niya alam sagutin. Tama? Tapos, inaayos yung mga sagot. Okay, nire-refine yung sagot hanggang mag-perfect na ang mga sagot. Hanggang ready na ang dealer mo para mag-invite, para mag-close, para mag-present. At kahit hindi mo kasama, makakapag-close kasi nasanay na siya. Okay? At isama na isama sa mga presentation, i-expose na i-expose hanggang kikita niya ang dalilang pala ng negosyo natin dito sa First Bite na Diyos. Diba? Okay, ang mga negosyante, mga big time na mga negosyante, they have mastered their skills na dati hindi sila marunong. Ano mga yun? Accounting. Ako, namaster na master. O negosyante, di ba? Ayaw mga lumalabas, mga pasok na pera sa kanila. Yes, mag-invest, mag-market, yung legal, yung law, alam lahat nila yan. Binamaster nila yan para alam nilang patakbuhin ang negosyo nila. Mga traditional wise, marunong mga negosyante. Ang gagawin lang natin, yung mga skills kanina na sinabi ko sa inyo, na binanggit ko sa inyo, yun lang ang mamasterin natin. Pag namaster mo, magiging madali na para sa iyo at para sa grupo mo. At kapag namaster na sila, nako, wala na silang tigil. Unstoppable na sila naghahanap na ng pe-presentahan, maglilis sa mga mata nila sa paghahanap ng mga prospects. Kasi alam nila kung ano yung ano yung sasabihin nila, kung ano yung approach nila, kasi masanay na sila. Okay, more on skills. Kahalangan ng master. So ang kasanayan ay ang nagpapalakas ng loob at nagpapadali sa ating negosyo. Kaya, okay, kaya lahat ng natutunan dito, i-apply natin. Yung mga applies na nandito, please, mga marunong ito. Yung workshop niyo, mga dealers nyo. Okay, at hindi lang pagtutok, hindi ka agad pagtutok, ay tuturo sa mga downlines, ha? Ang unang tuturo, paano magbenta, paano mag-invite, mag-prospect, paano mag-close. Yun na muna, kasi kaya magsasalita na sa kanila eh, para sa kanila, di ba? Ang mga appliance, mga speakers ng company, ang Zoom. Ang importante, marunong mag-invite, marunong mag-follow up, marunong mag-close. Kapag marunong na sila mag-close,
perdunam sa bayan para mag-present kasi hindi lahat may Zoom, hindi lahat nakakatenta sa presentation, si ba? So, para marunong na sila mag-present kahit one-on-one, bahay-bahay, imagine mo mga dealers mo, 10, magpo-produce ng 10 ulit. Oh my God, 100 na yun na ngawa ng ngawa, chika ng chika, God will survive the class. So, hindi isang presentation lang natin, 100 presentation yun. Isa lang na mag-close sila every day, 100 patients, every single day. Working harder and working smarter. Ah, totoo talaga. Ito, kailangan manayin nyo yan. Okay? And thanks. At hindi pa nagtatapos siya kasi meron pang isa. Meron pang isa. D. Ano yung D? Ma'am Doyi. No? Yung mga thank you, Ma'am Doyi. Thank you, Ma'am Doyi. Sa first Vita Plus, first, for the close. Oh, yung D. Ang D. Okay, meron ibig sabihin din yan. Thanks. Kung lahat, alam nyo lahat yan, may oras ka, may hard work ka, may attitude ka, at may need and knowledge and skills to do the business, importante na meron kang ganito, D. Meron kang strong determination to succeed. Kasi marami kasi, kahit marunong lang, kahit magaling presenter, speaker, etc., etc., pag walang strong determination, titigil at titigil yan. Kaya dapat kapit ka dito sa pangarap mo. Kailangan decisive ka. Decisive ka dito na maging multimillionaryo kahit ano kaya mong magawa in the name of pag-asenso. Sino dito mga decisive na talagang yayaman dito sa first by the best? Yes! Every place! Hindi ka sa surrender! Hindi mga kuyon! Kuyon, so kailangan mo ito kahit na magaling kang mag-talk, marunong mag-close, kung hindi naman malakas ang pananampalataya mo, ang determination mo, hindi ka rin magsasaksin. So start building a huge network dito sa first by the class dahil yun ang susi! Yun ang susi ng paglaki ng negosyo mo, paglaki ng cheque mo sa First Vita Plus at sa Phase, okay, Phase 2, keep at it. It will be on Friday, okay? Friday, April 29, yung Phase 2 natin. Pag na-build mo ang grupo, paano mo makikip para tuloy-tuloy-tuloy ang cheque? Tuloy-tuloy-tuloy kapagbuwa ng mga pangarap mo. Okay, para ikaw magkaroon ka ng residual income. Para, meron ka time freedom, financial freedom, tsaka health freedom. Paano ba siya? Yung ultimate freedom. When you keep a team, you keep your business, you keep your income, yung dating, yung ultimate freedom. Okay, so see you on Friday. See you dating on Friday. Pero bago ang ang service niyo. Dahil meron po tayong mga shaver dito ng mga top earner numbers by the plus. Okay? So, umpisahan ko. Ang pinaka-sexy, pinaka-maganda. Okay? Ayan, official speaker numbers by the plus. Napaka-sweet. Oo, di ba? Ladies and gentlemen, by the nation, let's all welcome Miss Desiree Go! Parang ang dami niya. So, sa mga kapuso,
kapamilya ko dito sa First by the Plus. Ako po si Desiree Go, isa sa mga official company speakers ng company ng First by the Plus. Ako po ay magsi-17 years ng dealer dito po sa atin. So sa mga bago po, naging bago rin po ako noon. Pag bago ka, medyo weird ba? Weird ba ang First by the Plus? Medyo? It's normal. Okay? Ang background ko po ay empleyado. Dati po ako nag-work sa Makati sa isang Japanese company. So, nung una po ako dito napunta, sabi ko, ano ito? Kulto ba ito sila? Hindi ako maka-ride on nung una. Pero kaka-attend, na-realize ko kung bakit pala ganito yung kultura natin. Kasi number one, kakaibang mundo natin. Tama? Yes. Sa labas, ang pinag-uusapan lagi, problema. Ang pinag-uusapan lagi, yung mga problema ng kapitbahay, yung mga kung sino na buntis, kung sino yung binigay ng utang. Sa atin, medyo iba, no? Kasi pag nagbatian pa lang, power. Diba? Tapos, yung pag nagsabi pang power clap, ano to? Sabay-sabay sila nagpapalakpak. Medyo weird talaga. Pero it's part of our culture. Pangalawa, kung bakit po na-weirduhan ako dito, kasi umaga na, gabi na, umaga pa rin ang bate. Diba? Great morning. Dati good morning, tapos naging great morning. So ako natagi sobra akong ilang noon. Pero alam nyo, isa sa mga napansin ko, bottom line, no, kung bakit ganito tayo, kasi masaya talaga ang buhay first by the Plus. Diba? Kaya okay lang maging corny, okay lang maging weird, basta masaya tayo dito. Alam nyo, sobra akong na-inspire sa nakita ko dito sa ating company. Kasi kakaiba siya. Sa pinanggalingan kong kumpanya, Japanese company, walang pinag-uusapan doon na anong pangarap mo, anong gusto mo para sa future mo, yung mga anak mo, anong gusto mo na maibigay sa kanila. Walang ganon. Lagi, what can you give to the company? Bakit ka namin i-hire? Ano bang mga skills mo para tanggapin ka dito sa Japanese company namin? Ganon lagi sa pinanggalingan ko. No? So, ito, yung una kong training, di ba, may pinapagawang dream board. Nahirapan ba kayong mag-drawing? Yes! Alam nyo, para akong nablanko. Sabi ko, hindi ba na ako tinanong nito? Nang boss ko dati sa Canon Philippines, yung mga pangarap-pangarap, dapat daw, yung kung nangangarap ka ng kotse, dapat daw, alam mo ba yung kulay, kung ano model. Di ba mga ganun? Sabi ko, ano ba itong kumpanya nang pinasukan ka talaga? Pero alam nyo, yung dream board ko na isinulat way back 2005, lahat yun na i-check mo na. Effective pala yun. No, effective. Kaya siguro ang mga mapapayo ko sa mga bago, magpautulan mo kayo. Di ba? Iniisip mo minsan, ano ba naman po sila? Sige lang, gawin mo lang yung pinapagawa ng upline mo. Kasi wala naman po siyang papagawin sa atin, ipapagawa sa atin, na makakasama sa atin. Yung upline mo kasi parang nanay, tatay mo yan dito sa First Bite of Class. Ang isang magulang, meron po siyang gagawin sa mga anak niya para ikasama nila? Wala, di ba? So, that's also true here in First Bite of Class. Kaya lagi natin sinasabi, we are one big family. No? So, tayo po, magpipinsan. Baka yung iba sa inyong tita na ako, huwag naman lola. Ha? Tita lang, no? Pero yun po yung turingan natin dito because tayo ang magtutulungan, tayo ang magdadamayan para po sa pag-angat ng bawat isa dito. So, sobrang pina-appreciate na meron po akong bagong pamilya dito sa First Vita Plus. No? So, sa mga bago po, tuloy-tuloy lang. Huwag nyo isipin na dapat sa 1 year, mayaman na ako. Sa 2 years, mayaman na ako. Ganun-ganun, ha? Everything ibibigay sa'yo ni Lord sa tamang panahon. Ang importante, ikaw, tuloy ka. Okay?
Yung iba talaga sa 1 year, 2 years, andyan na lahat. Pero yung iba inaabot na 3 years, 4 years, yung iba inaabot na 5 years, 6 years, depende po kasi yun sa bigay ni Lord sa atin. Ang importante, araw-araw, nahasak tayo, nag-i-improve tayo. Patulad ng ginagawa natin ngayon. No? So lahat po na naituro sa atin ni Ma'am Nancy, paki-apply. Kahit pala ko kanina sabi ko, sige, yan, gagawin ko yan, gagawin ko yan. No? Kasi bali wala eh, kung hindi natin i-apply. Tapos alam nyo, magbilang kayo ha, magbilang kayo yung mga skills na i-check nyo dito, lahat po yun, tuwing may na-accomplish kayo, mapapansin nyo rin yung mga check nyo, palaki ng palaki. Yes! Oo! Yun po yung nakakakinig. Kasi alam mo, nag-improve ka. So yung check mo dito, nag-improve rin. Okay? So, para sa akin, ano? Tuloy-tuloy lang yung learning natin. Araw-araw dapat na-improve. And then, panghawakan nyo po na ang ganda-ganda na ating produkto at ang ating pong negosyo. Okay? So, thank you mga kaklase. Salamat po sa inyo. And, natasak po akong magpakilala ng ating pong second sharer. Isa po siya sa mga Hall of Fame ng First Vita Plus. Tatay po ng Infinite Champions. Pinakamalaking grupo sa perspective. Okay?
Diba sa kasimulanan ko yung achievement namin mag-asawa, pero hindi naman naging magaling katulad ng sabi ni Martin Bestley. 2004 ako sumali, pero nakaramdam ako ng unang resulta 2007 pa. So hindi ako naging mabilis. Kasi lagi ko sinasabi, hindi bahing hindi ako mabilis, ang importante, tuloy-tuloy ako. Tama? Mabilis ka na sa una, isang taon. Pangalawang taon, pababa ka na. Pangatlong taon, di ka na nakikita. Hindi ba kayo nabagal ako, pero matibay ako, sisiguraduhin ko, matitira ako sa first by love. Okay? So, kapag sa pinagasasakyan, ang sasakyan ko, 2007 Honda Civic. Masabihin ko na lang, meron ako ngayon, kasi yung iba wala na. Labing isa po yung naging kotse ko rito. Wala naman sa itsura ko, di ba? Kasi hindi ko na makakalaya mag-totok ako, yung talaga mag-ito, ganito eh. Yun, nakabilay ko lang yung Aerosport, yung dalawa. Toyota Land Cruiser, tsaka yung Maserati ko na pagkakaya na sa akin. So, magkaroon ako ng napak na motor, tatlong Ducati, tsaka isang Harley Davidson. Nakatira po ngayon ako sa bahay, na huling project ni Mang Nancy Bondok, yun po yung bahay ko sa Greenwoods, sa Pasig. Hindi ko makakalimutan yung araw ng September 26, 2005. At 2006, na sinabi ni Beth, magpapapicture tayo sa bahay na to dahil tayo ang bibili nito kay Upline. At sa manigala ko kay Senge, 2006, September 26, dineclare niya yun. Hindi ko makakalimutan, December 18, 2008, doon po kami nakatira sa bahay. Ang point ko, simple. Nakita niyo yung mga resulta, di ba? Ng mga Upline niyo, na mga naging successful, holopic, mga icon, mga platinum, tremendous. Kapatid ko, nagawa nila, ano bang pinagkaiba sa inyo? Pares na naman tayong tao. Kaya nyo rin naman ang binagawa nila magsalita, kaya nyo rin mag-invite. Pero ang gusto ko, huwag nyong ilagay sa sarili nyo, na porkit na una sila, sila lang. Hindi, lahat tayo may tamang pagkakataon para yung mga pagkakataon. Okay? So tumimuli lang kayo, ang first by tatas, very supportive lahat, binibigay sa atin, nandiyan na mga uplines, binadala pa kayo dito. Pasalamatan ko yung mga apply na ganyan kasi yung ibang apply na offline na pero yung apply nyo buhay na buhay pa rin. Diba? So, kung may chance ako na mag-vlogging, pwede ba ako mag-vlog dito? So, kung wala ka lang mo kayo cellphone ko? Para kayo na may cellphone akong hawak eh. Pwede yung mahiram. Naiwan ko may pop-tag kasi ito yung mga talks ko ngayon. Puro provincial ako po talaga. Lumaki po ang grupo ko provincial. Hindi po ako mahilig sa Maynila. Kasi alam ko magkakabubungguan lang kami ng mga magagaling dito. Pinakamasarap mag-network sa provincia kasi walang masyadong magagaling doon tayo lang. Okay? Walang malayo-malayo sa akin. Kasi mas gusto kong pumunta ng provincia kaysa magpunta ng Dubai. Kaysa magpunta ng Saudi. Huwag nyo nilailan malayo ang Maynila. Sa Norte, nakakarating naman tayo ng Norte o. Bakit yung mga nakabili na nagre-reel ako? Yung mga tigatakagas, kapatid walang malayo sa taong determinadong yumaman. Iba ko lang kayo ha. O ito po yung mga schedule ko. April 30, CSEL Cagayan de Oro, Product Center. Pumunta ko kayo sa Cagayan de Oro, papuntayin niyo po yun. Ako po yung maghuling magsasalita sa CSEL. Welcome po ang lahat. May 1, leadership training ko, Iligan City Product Center. May kasamang talk yan. Baka may tao kayo sa Iligan City, nandun po ako. May 3, Champions Grade Day namin ni Mang Nancy, nandito kami. Dalhin nyo lahat ng gusto nyong makinig sa amin ni Outline Nancy Bondo. May 12, Infinite Champion, Grade Day. Dito rin sa Santri. Special guest ko po, yung apply ni Parang James Clintaw, si Jen Oliva. Tsaka yung apply nyo, kay Lance, si Rodelio Banbal. Pagsasalitin ko po dito. So, syempre, hindi lang kami. Nandun si Bong Masapaw. At ang pinakamagandang guest natin, walang iba kundi si Mang Doy, takdakan tumalan ng isa. Kaya po, kay Lance. And then, May 22, Tugigaraw Cecil, na-invite po ako. Ako po yung magsasalita sa Tugigaraw. Then of course, May 29 season, Mindoro Product Center. Baka meron kayong tao sa Mindoro. Ako po yung nandun. Other day, Jerry Lim. And of course, May 30, leadership training ko sa Mindoro. So, madadagdagan pa po yung mga schedule na ko kasi sabi ko sa sarili ko, kung yung pinakamalinting dealer ng first by the class, si Mang Nancy Bondok, hindi nagpapahinga, anong dahilan magpahinga si Manny Gustavo? So, sana,
Gawin niyo yung ginagawa namin. Huwag kayo mapagod. Kapatid, hindi mo man gawin ng first fight na tas, mapapagod ka rin sa labas. Tumigil ka man sa first fight na tas, paghahanap ka lang sa labas. Nasa tamang kumpanya na tayong lahat, bakit ka pa magpapagod ka gulang? Tumanda, tapos hanggang doon lang ang ordinaryong resulta. Samantalan sa first fight at last dito, kung nakinig lang kay last time ng kabaitaan, mga batang nagsimula sa first fight at last ngayon, napakayayaman na. They are the multimillionaires. Kung kami po, na-apply na si Maring Destry at si Paring Arsi magsasalita ang first generation. Nagsalita lang po yung second generation ng nakaraan. At sisiguraduhin ko, kayo yung third generation na yayaman sa first fight. Maraming salamat po. Great morning po sa inyo. Okay. So meron pang isang magsasalita. Ito po, itong kaibigan ko na to. Dito ko na lang muna siya naging kaibigan. Kung karirat-karir ang pag-usapan, ito po ang isa sa pinakamatinding karir sa first bite na pasis. Sa po siyang doktor. Siya po yung naakilan ko pagdating ng headset po siya yung ano ang inaaral ko ng negosyo ng first bite ng last. At sino ang maniniwala pag doktor na nagpapaliwala ko? Tama? Ibig sabihin kung ang isang doktor na nag-aral ng maraming panahon, naintindihan at naniwala sa first bite na tas, anong dahilan na hindi ka maniwala sa doktor? Tama? So i-welcome ko na dahil sa lumitin talaga mag-evento. Walang iba ang gusto ko ipakilala. Kung pare ko, Dr. R.C. Custodio, no? At salamat. Okay, great morning sa lahat ng payaman dito sa first bite na tas. Okay, salamat Aps Nancy sa napaka-informative na training. Okay, ito pong road to success. Nakita niyo po kanina yung phase 1? Ano pong naramdaman mo sa kalye? Medyo mahaba-haba po, di ba? Yung kailangan nating pagdaanan na kalye na diniscuss ni Idol Nancy Boto, hindi po simple. Pero ito lang po ang masaya po eh. Magkakasama tayo, maglakbay dyan sa road to success na yan. Maraming mga pointers ako nakita, yung iba nagpipicture eh. Alam kong seseryosohin yun eh. Yung mga learning na mga nakalista dyan, yung kailangan natin matutunan. Kung seseryosohin natin lahat yun, medyo mahaba-haba yan. Para sa akin po, para siyang marathon eh. Para siyang akyat ng bundok. Ang success, nandun sa taas, mahirap. Pero ang importante, meron kang guide. Yung guide na training kanina na binagsak ni Idol Nancy Boto. So may mga nagtatanong sa akin na paano ba talaga umaman sa first flight of class? Tanong nyo rin ba po yun? Kasi naman talaga yung point kung bakit tayo nandito eh. Paano ba talaga umaman sa first flight of class? Nung nakita ko talaga yung training ni Abs Nancy, na-realize ko na ang tao hindi mauubos eh. A-approach ka, iimbitahin mo, ayaw na next, ayaw mo next, ayaw mo next, ayaw mo next, may oo-oo, may oo-oo din. So ang tao hindi mauubos. Kaya nagtataka ako, may nagtatanong, paano ba lumaman? Eh ang dali naman makipag-usap eh, minsan tayo lang ang napipigilan, natatakot, nahihiya eh. Ang gano'n ng mga tao eh, bakit hindi mo napintan para umaman ka na talaga? Ang gano'n naman talaga eh. Tinurok na kung paano yung process. Ang pag-usapan natin, ikaw, ngayon. Maghihiwalay-hiwalay tayo ngayong gabi. Depende na sa hataw natin kung paano tayo yayaman. So iba-iba magiging hataw, pero may guide tayo. Nakarating na si Nancy Boto sa tuktok, magpagayin ka kasi sigurado yung path. Yun yung tamang path para sa payaman eh. So, kahit gumagapang ka, kahit may tumatalon, kahit may tumatakbo, basta direksyon natin, lahat pa nun sa tuktok, sigurado, payaman tayo lahat eh. Diba yun naman po ito? Dapat hindi nyo yung tinatanong kung paano yung maman. Tinuro na eh. Ang tatanungin niya talaga ngayon, bakit hindi ka pa yumayaman? Sigurado naman. Baka may kulang pa.
sa ginagawa, baka matagal ka na nga sinasabi, mag-talk ka na. 5 taon na hindi ka pa nag-talk. Tinuro na nga eh. Hindi lang ginagawa. Okay, so, ang question dapat is, bakit hindi pa rin niwayakan na? Kasi sigurado ko eh. So, pag naghiwalay-hiwalay tayo, ay importante po, ikaw, yung journey mo, yung road mo to success, dito sa First Bite of Class, kasama niyo po ako, Dr. Richard Custodio, doktor na baliw sa produkto ng First Bite of Class. Hindi ko po ako susunod. So, mag-i-send na namin mga uplines na kahit medyo mahaba, ang kalye medyo matalik, ang daan nakakapagod, magkakasama tayo, isa lang ang commitment na hinihingi ko po. Walang bibitaw, walang titigil, walang iwanan, sama-sama talaga tayo. Maraming salamat po. Okay, thank you very much, Don Marcy Power. Salamat po, thank you very much. Thank you, Don. Thank you, Monica Sapao. And thank you, Mr. Desiree Gold.